Happy birthday. Patay ni Eric yan. Oo. Hello sa family ko sa Bicol. Family Calaya, Gromanillos, tita. And tito ko sa Mampanga, Olonga, Bocainta, Rizal. From Eric Calaya, the Aquaman. Iba rin eh. At in fairness, yung pabigay ni mayor niya na ni Eric na ano, yung metal straw, napaka-useful talaga. Diba? Oh, alam mo ba yung metal straw? Di ba meron ako? Hindi umabot, nawawala. Ay, talaga ba? Oo. Hoy, excuse me, ha? Hindi, nandito sa booth. Oh, may nangyari? May umarbor yata sa akin. Oh? Ako nagagamit ko na, promise. Abati mo kay Mami, Verna, and Daddy Oxy, pati na rin sa mga estudyante ko sa piano and violin, sabi ni Coach Brian. Ito kay Chico, coach ng ano, ng violin tsaka ng piano. Uy, gusto ko yung violin, parang nung bata ako, ang social kasi. Oo. Parang may lamok lang, 'di ba? Sige, saka, sige, isa pa nga. Ha? Isa pa nga. Pinatay mo na eh. Kasi 'di ba, para ang social, ganun, napaka-minimal lang nung galaw, igaganon mo lang yung maglilin ka lang doon. Tas may violin, may violin sa bahay. Pero di ba mabaho yun pag ginaganon-ganon? Yung parang amoy na... May violin ako sa bahay kay Chico. Marunong ka ba? Hindi, sa meron lang ako. Bakit? Hindi ko alam. Parang binigay sa akin dati. Parang ang ganda. Tsaka yung ano bang tawag doon? Yung pinapahid? Yung bow? Bow ba yun? Bow? Uh-huh. Pag yung bow nakatabi sa daga, anong tawag? Ano? Yung bow katabi ng daga. Bow katabi ng bow, daga. Bow tsaka rat. Ah! Oh, tama. Bow rat. Sige, ilalaban natin yan. Laban! Pero tama, di ba? Lakas makasosyal. Yan yung mga gusto ko. Violin, saxophone. Di ba? Parang... Di ba? Clarinet. Pwede din, di ba? Flute. Basun. May ganun ba? Wala namang basun. Meron. Wind instrument? Wala namang ganun? Meron. Meron ba? Trombone? Di, meron yan. Basta, oo. Flute. Ano? Basta meron. Huwag kang ano pagkatating sa hinihipan, ako yung magaling dyan. Hindi naman ikaw. Bakit? Wala. Bakit? Baka may reaction ka na dyan sa hinihipan eh. Hoy, tapos na ba yung bati mo? Kami naman ba? Sige, ito. Hello po sa mga taga-Kainta Rizal, Pablo family, Lastimosa family, at saka Castro family. At saka sa mga nanonood po from Riyadh, hello po sa inyo lahat. Riyadh, KSA. Si, ano to? Si Loris ba to? Tama ba? Maria Gracia. Hi sa mga listeners ng E-Data Makati. Tama ba to? Graveyard Shifts daw, and to my Baguio friends, Teen, Amira, and Des. Pabati si Isyang na malas, kaya hindi kami nakapasok ngayon. Nandyan pa naman DJ Kara from Esmond and GF. Yes. Hindi, ganito yan. Yung dalawa sa labas, sabi nila, bakit? Ano daw, dapat daw maaga sila kasi late, kaya lang late yung isa. Kaya kung maaga sila yung nakaupo sa loob ng booth. Dito sa loob ng booth. Sabi ko sa kanila, pumunta kayo ng loob, kandungan niyo yung mga nakaupo, lalabas yan mga yan. Kasi ewan ko lang kung di lumabas yan pag nabigatan sa inyo, di ba? Hindi mahiya, di ba? O kaya umupo kayo dun, sumiksi kayo sa may makisik-sik space. Makisiksik, oo. Ano ba yan? Ang sikip naman? Parang sa jeep, di ba? Ikaw yung huling umupo, ikaw pa yung mareklamo. Di ba? Ano ba yung sikip naman? Ako na ngayon nakasiksik, kinasisikapan pa ako. Tapos tingin mo, aalis yan. Kung hindi pa naman. Tsaka kasi sabi namin, di ba, pupunta kayo, gusto niya nasa loob, mga 8:30 dapat andito na kayo. Ganun ang anuhan yan, timingan. Anyways, may caller tayo kay Chico. May caller na naman. Kausapin mo nga, Kara. Si Tony kasi to. Kilala natin to eh. Si Tony ng QC to eh. Tony, hello? Wala eh. Hello? Nawala na siya. Nawala. Tawag, dali. 721-2429. 721-2429. Ay, ilan sa mga nanonood sa Facebook Live, Kara, baka gusto mong batiin. Uy, hello po sa lahat ng mga nanonood. Ayan yung mga bisita pang bago. Oh. Ang dami, hello. Oh. Oh, ha? Iba rin talaga. Iba ang Kara, oh. Iba, ay, grabe. Hello po kay Michael, kay May Ann, kay Jay Inciso, kay Mickey Boy, kay Debs. Ayan, kay John Matthew, kay Joes, kay lahat po na ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Ayan. Si Leo,
si Leon nakaantabay, pinaasa daw siya sa bate. Ayan, hello po. Mga taga Japan na nanood niyan from Osaka, Japan. Taga dyan yung tita ko eh, sa Osaka. Hindi Osaka yun. Ano yun? Osaka. Ah, Osaka. Osaka. Hoy, congrats ha. Congrats muna sa CBA o Animo Lasal daw for winning the overall competition. Sabi ni Miss Azela Hormilyosa ng Bacolod City. O nga, Animo Lasal. Hoy, hello sa Arnold Caldeo. Maligayang bati sa inyo. Congrats. Hoy, tawag tali sa 712-429. Okay, Chico ha? Mm-hmm. Alam mo, habang wala kayo ni Cara sa loob ng booth, ini-interview ko yung dalawa dito. Oh, ito masaya na ngayon. Nagliligawan dito. Nagliligawan pa lang ba? And bahala sila sa plastika nilang dalawa. Kung naman. Imagine mo, iba ang nagagawa ng pag-ibig kuya Chico. Bakit? Balak nila kumuha ng medisinang kurso na magsabay lang sila, magkasama lang. Eh, hindi basa-basang kurso ang medisina, ha? Di ba? Yun ang gusto nilang kunin. Kung gusto niya magmedisina, isa nilang kumuha sa pasyente na lang. Pwede. Di ba? Para may practice. Ganun na lang. Tama. Alam mo, ganda yan. Lalo na kapag topic yun na, di ba, anatomy, ganyan. Di ba? Mga body parts ninyo, ganyan, ha? Gege, payag! Di ba, maganda yun, eh? Ako, di ba, sige na, anahin mo na. Anatomihin mo na ako. Yes. Ano daw? Baboy ka doon, baboy ka. Anatomy nga, bakit? Ano bang ano doon? Parte ng katawan yun, ah? Diba? Ay, hawakan mo ako sa femur, ganyan. Ano? Alam mo ba saan yung femur? Hindi. Dito yun, femur. Ah. Dito ba? Sinong huling-huling mawak sa femur mo, maliban sa'yo? Sa femur ko, si ano, Mr. Brad. Hindi na, pero napanaplisan lang. Nadaplisan niya para, ay sorry na, patamaan ko yung femur mo. Ay, batiin natin si ano, si ang ating sales director. Ay, si Miss Tetch. Oh, Miss Tetch. Miss Tetch, good evening. Nakaantabay. At nakaantabay doon, this, ano, DJ Yassi. Mm. Ng Energy FM Kidapawan City. Oy, hello, DJ Yassi. Babati naman po sa North Cotabato at South Central Mindanao. Batiin niyo po ako mga taga Kidapawan. Mm-hmm. DJ Yassi po from 99.1 Energy FM Kidapawan on board. 99.9. 8 to 11 a.m. Monday to Saturdays. Oo. DJ Yassi. Pinadala lang sa akin yung screenshot ng usapan nila. At nag-reply ang Miss Tetchy sa kanya. Mm-hmm, mm-hmm. Ang reply, salamat Pangga sa patuloy na pagtangkilik sa Energy FM. Ang lakas maka-automated reply, no? Di ba ganun yun, no? Automated reply. Uy, ako din, babatiin ko din. Oh, hello no. Po kay ano, Attorney Benny Quiñones, Attorney L.A. Cabral, and Attorney Michelle Bernardo, at sa taxi driver, Mr. Domondon. Ayan, hello po. At Ate Glenda, hello. Alam mo ba, si Cara, ang dami kailang attorney lately. Kaya nga eh. Alam ko kung bakit. Oo nga. Pero at least, okay na din, madami kang kailang attorney. Isa wala. Oh. Hello, attorney. Hello po sa mga attorney. Alam mo, nakakatuwa din yung mga yan na kala nyo, di ba, parang seryoso-seryoso ng mga buhay nila. Uh-oh. Pero, di ba, when they listen to radio, for example, di ba, sa amin sila nakikinig, di ba? Uh-oh. Gusto nilang maaliw na lang, di ba? Gusto nilang hindi naman seryoso, no? Sa araw-araw ba naman ang stress nila sa dami ng kasong hinawak, di ba? Wait, teka lang, Chico. Isingit ko lang, ha? Batiin ko lang si Sir Jay Mendoza. Okay. Oo. Hi, Sir Jay. Sir Jay Mendoza, nakaantabay siya ngayon. Siya ang responsable kung bakit ako naging commercial endorser ng Motor Trade. Motor Trade. Hindi pala Motor Trade. Motor Trade. Motor Trade. Nasa akin pa yung motorsiklong binigay nila. Oh. Yung Kim ko 150 na sa bahay. 234 motor. Yan. Sir Jay, kamusta ka na? May utang ba ako sa iyong ano, Braso de Mercedes? Bigyan mo na. Uy, favorite ko yun, yung Braso de Mercedes. Di ba may malapit sa inyong no, Becky's Kitchen? Katabi ngayon ng bahay. Ngayon na malapit sa yung Becky. Becky, wala ka na kitchen. Becky lang. Wala ka, hayaan mo ng kitchen. Wait lang. Pag ito, happy 18th birthday, Aris John, sabi ni Klong Klong. Hi. Diba, oh? Happy birthday. Oo, Braso no. Sabi ni Miss Tetchy, oh, pwede na raw bang ibenta si Kara? Pero teka lang, ba? Paano ba yung dating sa akin? Ano klaseng benta? Anong klaseng benta? Sa mga matanda ba o sa mga ano? Pwede yung benta. Bakit no? Ay, kay Rafi Lusterio. Kara, batiin mo si Miss Tetchy na kaantama. Ay, Miss Tetchy. Opo, pwede na po ako ibenta. Sure po. Bakit hindi? Why not? Ayoko na, hindi ako binabati ni Kara. Sabi ni Rafi Lusterio. Binati na nga po eh. Hi, Rafi. Yari ka. Dami na nag-aabang sa'yo. Sa umaga pa lang. Si Papa Noli de la Cuesta nakaantabay sa atin. Sir Noli. Oo, na nagnegosyo na lang nowadays. Maligayang pakikinig. Oo nga, namiss ka na namin. Ay, tawag dali. 721-2429 na wala yung caller natin. Oo.
721-2429. 721-2429. Ano, may tatanong, nakalimutan ko tuloy, no? Braso de Mercedes. Mm. May mga ganun kasi na sobrang ano, may mga ganyan na mapanlin lang. Alam niyo ba yung Braso de Mercedes na cake? Mm. Yung white na malambot, di ba? Oh. Tapos sa gitna, oh, yung sa gitna niya, yung parang yema, ganun. Parang yema, yeah, oo, no? Hello po sa mga gumagawa ng Braso de Mercedes na mapanlin lang. Ang malaki yung yema doon lang sa gilid. Para kunyari. Sa dalawang dulo, pag hinati mo ngayon, hangin. Diba? Walang pinag-iimay sa mga shop-out. Malapit mo na maubos yung gitna. Wala pa yung laman. Mga ganyan. Mapanlin lang yung, oy, mabilihin mo yan kasi ang laki nung... Diba? Yung, alam mo dati, Kuya Chico, nung kumakain pa ako ng ano, ng pusit, totoo ka ng kwento na ito, kumakain pa akong pusit, na malengki ako. Nakita akong pusit, ang taba ng pusit. Okay. Yung feeling ko, pag inuwi mo siya, kinain mo, di ba, mataba o mataba kasi may ganun pusit, di ba? Alam mo, pag uwi ng bahay, alam mo kung nasa loob, nasa ang laman na loob ng pusit, yung ulo niya mismo, binasok yung ulo ng pusit. Diba? Para, yung kita baka ng... malamig kaya pumasok yung ulo. Hindi mo ba alam yun? Alam hindi, diba? I mean, hello, may feelings yeah, din yung pusit. Nararamdaman din niya yung lamig, kaya diba parang lamig, diba? Napasok siyang gano'n. Lumubog. Nakakita ka naman. Oo. Uy, grabe siya. Bakit? Nung pusit. Actually, favorite ko yung pusit. Oh, di ba? Tsaka minsan, huwag ka masyado lalapit sa pusit dahil pag kinantimi, psst, gano'n. Grabe na. Madadagtaan ka ng pusit. Di ba? Ikaw ba kayo, nadagtaan ka ba lately? Actually, oo. Oo, talaga. Nadagtaan ako. Anong reaction mo nung nadagtaan ka? Ay! Baklang-bakla ka daw, bro. Sorry. Paano yun? Ay, nagtaan! Nagpuras akong ganyan. Nagpuras akong ganyan. May pagtirik lang ako. Ewa ko ba? Mahala kayo. Habang nilalamig yung isa rito. Kaya nga, lamig. Hindi ka ba nilalamig? Madali pa naman magkasakit sa lamig. Ay, ganun. Naku, patay ng aircon. Grabe naman. So, lahat sila magpapawisan. Ay, follow nyo ako, dali sa akin Twitter at Instagram. Ang Twitter at Instagram ko po ay PapaJackson1067. PapaJackson1067. Sa aking Instagram account, sa aking Facebook account, John Jem Perle. Yung aking real name po, ha? Ako po yung naka-blue check, ha? Ako po yun. Social, yung naka-blue check. Sige. Oh, kayo, mag-promote naman kayo. Ako po, ano po, subscribe po kayo sa YouTube ko, Gandang Kara. Tapos abangan niyo po bukas, meron po kaming ano ni Lloyd, 24-hour mag-jowa challenge. ano ba ginagawa doon? Ano? Magkukunyari kayo mag-jowa for one day. Ah, talaga? Opo, abangan niyo bukas so, yan. So mag-jowa kayo ni Lloyd ng 24 hours? Oo. Ano mga ginawa niyo? Kanina, nag-date. Talaga? Oo, nag-date. Nag-date? Yeah, ano pa, nag-date. Yeah, kasi mag-jowa, nag-date. Nag-holding hands, ganyan. Okay. Ano pa? Naghabulan, gano'n. Yeah. Mga wala mo na. Naghabulan talaga kayo picture, ni Lloyd? Picture, nag-basketball. Yun. Pero, tas minsan, ano, parang, aamoy-amoy niya yung buhok mo, ganyan. Oo. Hindi. Yung mga pangarap, kunyari. Habang inaamoy pag-uusapan. Ha, gano'n. Nakatingin sa stars. Oo. Tingin ganun sa langit. Pala. Okay. So, for 24 hours lang. Mag-jowa lang kayo. Pwede ko try nga natin. Uso kasi yun. Gusto ko bang i-try? Sige, try. Try niya. Parang ayoko. Parang baboy. Ayoko. Tsaka parang hindi tayo magkakasundo. Hindi nyo malalaman. Hindi ko mag-aaway lang tayo. Oo nga. Bakit? Ba't kayo mag-aaway? Hindi ko mag-aaway lang kami. Kasi iba yung mga trip niya sa trip mo. Oo, parang huwag mo dyan sa gitna. Nakakakiano dyan. Igilid mo. Ganun, no? Hindi grabe. Hindi kasi pag magkatabi, di ba, sa pila. Okay. May masabi lang. Itawid. Ay, pa-shoutout naman sa daddy ko sa si Irish Lumbang Torres, ang pinakagwapong lalaki sa paningin ko. Mga anak ko na si Eugene and Vanya Carsey. Salamat na marami from Donna. Maligayang pakikinig po. Grabe, nakikinig ako sa inyo habang nasa biyahe ako. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Kakatawa saan lagi nandyan. Si Cara, kasama ninyo, sabi ni Royal Quintin. Ay, I'm sorry. Royal Quintin.
Quintin. Queen pala, double E. Sorry. Quintin. Quintin. Akala ko Quintin. Si ano ah. Si Mrs. Enfinger ha. Na Enfinger dahil. Kung baga nung. Lagi yan nakikinig sa atin. Lagi. Mr. and Mrs. Enfinger. Siyempre. Nung. Nung dalaga pa siya, hindi pa siya Enfinger. Ano siya? Kasi nag-asawa lang siya, si Mr. Enfinger. So, kumbaga yung apelido naging Enfinger na. So, nung nag-asawa siya? Yan na, Enfinger na siya. Na-late daw siya ng gising, oh, pero daw, ang ganda daw ng bunga. Oh, wala man kasi may maganda sa tabi ko. Oh. Ayoko na. Umil daw. Oh, may pagkain? Kung pagkain tayo, ano ako? Ano ko, siopa o ganyan? Ano ka, siomay? Ako? Ano ka? Ako? Achara. Pepino ako, pepino. Bakit pepino? Sure, pepino. Diba? Wala akong lasa eh. Healthy kayo. Ah, wala kang lasa? Magkakaroon lang ako ng lasa pag sinausama ako sa may lasa. O hindi ah. Ang pepino kaya, napakalakas ng lasa ng pepino. Pag hinalo mo yan, ano ba ang hinahaluan ng pepino? Halimbawa? Ano ba? Suka. Hindi. Pwede yung ano, anong, pwede. Ano yung ano, yung drink sa may cucumber? Cucumber. Yan, lemon. Lemon. Diba? Yung cucumber, lemon. Cucumber, lemon. Mas mangingibabaw yung lasa ng cucumber lagi. Talaga ba? Diba? Laging ganun. Alakas kaya ng lasa ng cucumber. Hindi ko alam. Tsaka favorite ko ngayon yung cucumber lemon eh. Oh, masarap naman. Masarap. Pero bukod doon, parang, ano ba, salad? Or ano ba, cucumber? Basta yun. Uh-oh. Inaagaw niya yung, ano, agaw attention. Oh, sige na, mali na ako. Kaya nga. Oh. I-off mo na yun. Ang dami explanation. Ay, happy 7th anniversary sa amin now ng jowa ko, sabi ni Erla Loves. Ayan, Erla maligayang pakikinig po. Kamusta? Papa Jackson, nakikinig yung wala akong pasok. Birthday kasi ni Ate JG. Party kita kits bukas. Tropang Walwal. Shin Waldong, Duday po ito. Ayan, hello. Sabi ni Yunster dito, Kara, oh, pakisabi kay Miss Kara, bagay kami. Ay? Yan. Si Lance ng Makati na nag-aantay sa'yo, Kara. Hi, Lance. Hello, good evening po. Kumusta naman, Lance? Medyo down. Oh, when you're down in trouble and you need a helping hand. Sabi nila, tapos. Sabi nila. Si Lance. Hindi ko na alam. Alam, medyo nadadown lang. Kasi bakit? May nalaman kasi ako dun sa girl na gusto kong ligawan. Oh! Ano nalaman mo? Ipaalam mo na rin sa amin. Dali, chismosa. So, magkikwento na lang po ako. Oh, yan, sige. Teka, Lance, ilang taong ka na? 27 pa. Ah, taga saan ka? Makati. Anong ginagawa sa buhay? Working. Anong work mo? IT po. Anong ID number mo? Kompleto to. Saan ka sa Makati? Hanapin ko bahay mo. Yeah. Sa Evangelista. Ay, malapit grabe. Malapit ka ba sa EDSA o malapit ka sa ano, Osmeña Highway? Medyo malapit po sa EDSA. Ah, malapit ka sa Bulalhona, malapit sa stage? Opo. Actually, merong stage ngayon kasi malapit na yung ano. Ah, iba yan, oo. Mm-hmm. Yan sa ano. Evangelista. Mahabang street yung Evangelista, di ba? Bilihan ng mga car parts yan eh. Puro double parking yung mga sasakyan. Industriyan ng mga ano. Evangelista. Mm-hmm. Oh, ang sa Along Ed, sa kakanan ka dyan sa may Jollibee, tsaka baka doon na magkatapat? Opo. Diskumpiyado ka sa ano ka. Malapit ka sa G2000 Salon Keme. Meron dyan, di ba? Sa kanan? Sa... Di ba clothing line? G2000. Hindi ko po basta ganun, oh. Tumadaan-daan lang din ako. Sige, Paps, lakasan mo. Hello? May nililigawang ang babae. Opo. May nalaman ka? Hindi naman. Actually, gusto ko siyang ligawan. Then, parang, kasi nung nag, parang bago pa, actually, office mate ko siya. Then, kasi nung nag-start pa lang, parang 3 weeks pa lang siya sa company namin. And then, ano po, parang nung nagpakilala single. So, ako naman, nagkaroon ako ng interest na parang magpakita ng feelings, gano'n. Okay. Tapos, di, netong mga nakaraan, kasi syempre malapit na yung Valentine's, nag-ready-ready na ako. Okay. So, masyad parang nag-invest na ako ng emotion, kahit na alam kong mag-start pa lang. Tapos nagpareserve na ako ng mga flowers, gano'n. Talaga? Anong bulaklak ang ano, binibigay mo? Yung ano eh, parang nagpa-reserve ako nung, parang bell type. Antorium? Ano na?
yung sa Beauty and the Beast, yung preserved flowers. Di ba rose lang yun? Di ba rose yun? Di ba? Rose, rose. Yes po, yes po. Gagaya mo, poinsettia. Lang siya, na-preserved. Na may glass dome. Ah, okay. Mm-hmm. At teka lang muna, nung ginagawa mo lahat ng ito, alam niyang liligawan mo siya? Alam niya maliligaw ka o wala pa? Actually, wala pa pero nagpapakita na ako ng interest. Paano pinapakita interest ang hindi mo na hindi kumbaga hindi ma-misconstrued as naliligaw? Ano mga sinasabi mo? Kasi baka mamaya ganun lahat lalaki sa kanya. Di ba? Parang ano, nagbibigay ng something special na treatment, ganun. Or pag kunyari, kasi medyo nung umpisa medyo outcast pa siya, tapos niyayaya yung mag-lunch, ganun. Special treatment, hina-hot oil mo sa bigla. Ay, kamusta? Hina-hot oil treatment. sorry. Mundi na ako bugahan, Brad. Mainip pa naman. Doon ka humarap. Tapos, ngayon kasi medyo parang na-finalize ko na yung plan na kung saan kung anong mga gagawin for special day ng February 14. Ngayon, na parang nag-post kasi siya sa IG story kasi parang napaka-private nung life niya. Hindi siya masyadong nag-open. Ganun. Tapos, na-found out ko na parang sa IG story na may boyfriend pala. So, ako naman to parang feeling down na down na hindi ko alam kung anong mga next na plan or ano. Kasi syempre na-establish na finalize ko na lahat. Baka naman mali ka lang ng ano pagkakatingin dun sa ano, IG post ba yun? Kasi hindi, kasi ano eh, parang kinonfirm. Kasi parang happy weekends tapos ang pagpapakilala niya sa'yo, single, tapos biglang may... Ano, nagpakilala nga bang single o in-assume mo lang na pwede ligawan? Nagpakilala na as single. Okay, gano'ng katagal na ba siya sa company? Mga 3 weeks. Kasi pag ganyan, di ba, maybe it's not for you to know her private life. Di ba, baka mamaya yung pagsabi niya ng no comment, di ba, na ano ang dating sa'yo is single siya. Ganito, ano, meron lang akong ano, specific na tanong sa'yo, ha? May nabayaran ka ba sa pinareserve mong bulaklak? Meron. Kasi yung sa flowers ka lang, parang $5,000. 5,000? So, delivery na lang. Inaantay na lang for... Hindi na pwedeng ma-refund yun? Hindi ko pa natatry since parang kani-kanina ko lang. Padala mo na lang kay Kara yan, oo. Sayang yung limo. Sayang, Kara, tanggapin mo na lang yung bulaklak. Hindi ako mahilig sa bulaklak. Oh, bigas na lang daw, bigas. Saan ka ba? Nire-refund natin at grabe. Mas practical pa. Oo nga, di ba? Pero ang mahalo na, 5K. Oo nga, 5K. Hindi, kasi ano yata eh, parang... Reservation. Parang ano eh, parang ano, special order yata eh, no? Mm-hmm. Parang made pa to order siya na tulip. Na single rose. Ah, sige, anong concern mo ngayong gabi? Ang concern ko, kasi, di ba, may mga ganun. Itutuloy ko pa rin ba yung parang plan tapos? Siyempre, hindi na, Brad, may jowa eh. Ganun lang actually, kasi yung buhay. Kasalanan mo to, Brad. Sorry, ah. Lance. Oo, di ba, pasensya ka na, pero... Parang masyadong nag-invest ganun ba? Hindi. Masyadong... Wala ka lang sa hulog talaga. Huwag natin pagandahin. Pero, kung ang pakilala... In fairness, kung ang pakilala naman talaga sa kanya eh, ba single-singgilan. So, you know, somehow, pwedeng sinasabi mo na rin indirectly na, okay, single ako. So, baka kung interesado kayo, ganyan pa. Tapos may jowa. Hindi, ganito kaya, Chico, ha? Alright, ganito kasi ang pagkakadescribe ni Lance, I treat her special. So, ang tanong ko sa kanya kanina, alam ba niyang liligaw mo siya? Hindi. At totoo lang, mga pangga, medyo weird kasi yan eh. May kaibigan ka. Eh. Okay, babae ah. May kaibigan ako. Diba, wala mo alam na may gusto sa akin. Biglang mapadala ng bulaklak worth sweet 5,000. Oo. Diba, parang shock nga naman. Parang weird naman yata, diba? Wala man lang, di ka wala ng liga, wala, no? Parang ano, Brad, eh, parang feeling ko, bago pumasok yung term, yung ano, yung part na liligawan mo yung babae, you have to tell her na manliligaw ka so that it will, she will not be worded off kapag ka may ginawa kang effort. Diba? At saka hindi naman din pwedeng ganun. Ang plan ko kasi nun sa, ano, sa Valentine's. Sana parang wag sasabi. Wag? Sasabit?
Magsasabi. Sa Valentine's daw siya magsasabi. Nang ano na, kung pwede man ligaw, pero ginagawa mo na naman na din siya eh. Nagkajawa ka na ba dati? Ay, meron na. Ang hirap kasi. Karami, enlighten mo nga kami bilang babae. Kasi feeling ko kasi OA siguro. Lance! Yes po. Feeling ko ano eh, you're way ahead of yourself sa part na to. Na, you are way ahead of yourself. Na, parang masyadong pinangunahan lahat ng bagay-bagay to come up with such a, di ba, an elaborate effort. Di ba, na without her knowing na may balak ka pala manligaw. Mm-hmm. Diba, parang ganito yan, di ba? Pupunta ka sa bahay namin, maangarolin ka, kasama yung mga sumasayaw mong kaibigan na bonggang-bongga without you telling me na maangarolin kayo ng bongga. Oo. Diba? So, paano ka tapatan yung effort nyo? Wala akong pera. Binigla mo ako, parang ganun. Okay. In short, pinaasa mo yung sarili mo, no? Oo. Ang hirap kasi nung ganun. Oo, parang ganun na nga yung labas eh. Parang masyadong nag-assume. Gandang-ganda ka ba sa kanya? Parang 3 weeks lang eh. Bakit tinamaan talaga siya? Baka no? Pwede naman ganun talaga yun. No? Para mo mag-effort ka ng ganun kamahal na bulaklak. Ibig sabihin, sobrang special ng tao yun. Para sa'yo. Diba? Pag nakita mo, nagningning ang mga mata mo. Tapos diba may humangin, tapos biglang may... Parang love and first sight. Ayan. May background music. Look at us. Hindi po ang pinakita mo yung background music. Pero feeling ko kung hindi bulaklak yung binigay niya, mapakinabangan pa rin, hindi siya magsisisi. Kung halimbawa mga grocery items, ganun. Iba ka talaga, malala ka. At least makakatulong ka pa sa kapwa. Alam mo yung sabagano. Nagkaparinig ka ba? Hindi. Tapos tinan mo nang hinayang siya ngayon. Mabagay, no? Diba? Pero kung nag-grocery siya, di pwedeng siya na lang kakain. Naliligaw siya. Hindi naman lahat ng babae. Sabagay, hindi pa niya kinilala ng ano, diba? Gusto. Kung ano bang trip ng babae. Kasi baka mamaya, tawag niya, tama. Diba? Mamaya Lance, diba? Yung babaeng ito, siya yung tipo ng babaeng ayaw ng bulaklak. Oo, paano pala pag ganun? Kasi may mga babaeng ayaw talaga ng bulaklak. Diba? May mga babaeng ayaw ng bulaklak. Oo, ano naman? Kasi may bulaklak na sila. Diba, napaka-common or parang madali sa Valentine sa bulaklak. Parang iba naman, di ba? Parang bulaklak, lagi na lang ang bulaklak. Oo. Oh. Di ba? Parang regaluan mo lang ng barena. Regaluan mo ng barena, mga iba naman, di ba? No? Parang aning ko to. Di ko alam. Yun. Or sana ginawa mo na lang yung mga chocolates, ginawa mo siyang parang bulaklak. Ano, bouquet. Oh, yeah. Di ba? Diba? Yung bouquet, parang bulaklak na rin yun. At least nakahawak ka na rin ng bouquet. At least next time, alam mo na. Alam mo na. May lesson. Alam mo na yung ano. Hindi kasi ganito, ano. Itama, ganito, ano. Lance, itama nga natin yung ano, yung... Okay, sige. Yung dapat na sana ginawa mo, ano. So, hindi kumabot sa puntong ito. Okay. I think it could have been better, Kara, kaya Chico, pag alimbawa sinabi niya na, pwede pa kitang i-date sa Valentine's Day? Correct. Pwede rin. Di ba parang hindi ka nag-expect na, parang pag sinabi niya, ah, sorry, may boyfriend ako, hindi wala kang ginawang effort. Di ba? Eh, kasi... Sama ko ito si Lance yung idea yan na gusto ko din siyang i-surprise na ganyan pa sa tama Valentine's Day. So surprisahin ko siya, bibiglayin ko siya na may gusto ko sa kanya, manliligaw, kaya ngayon pa lang kumbaga may pa-intro na yung mga galawan ko. Oy, aminin natin ha, hindi lahat ng surprise maganda. Actually minsan ikaw pa yung ma-surprise. O tingnan diba? Mo. Siya, hindi lahat ng like now. hindi lahat ng iba yung you want to surprise someone, it does not always work to your advantage, ha? Actually. Hindi lagi nag-work to your advantage, ha? Nung ginagawa ko kasi yun, nung parang pinaplano ko, parang, syempre, natutuwa ako na masasurprise siya. Pero hindi ko naman ine-expect na ganun. Pero parang, sa tingin ko, mas okay na yung nangyari ngayon kaysa malaman ko on the day ng 14th ng February pa. Kasi pag nangyari yun. Ano na yung pinaka-giveaway na binigay mo, sinabi mo sa kanya, Brad, na may gusto ka sa kanya, yung pinaka-giveaway na ano na approach mo sa kanya? Ano na? Actually, parang wala, pre. Diba? Magugulat talaga yan. Karay ko ba ganyan? Wala, yung mga pang nilibre-libre ng lunch. Diba? Diba? Meron kang office mate. All along, ang feeling mo, tropa lang kayo. Diba? Tapos you've known the guy for 3 weeks, papadala ka ng bonggang regalo, magugulat ka eh. Magugulat ako. Medyo weird yun sa akin, ha? Medyo, I will be weirded off. Parang, really? Oo nga po, ano nga bang magiging parang kasing ako okay lang eh. Sipinong babae nun. Kung single ako, okay lang. Pero dahil hindi single yung si ate girl na kinikwento niya, kaya nakakashock talaga. Pero ako, okay lang sa akin mo surprise kasi I love surprises.
Diba? At siguro si Lance, kaya din siya na-excite habang ginagawa niya yun. Kasi gusto mo, parang may part of you na gusto mo ganun din yung gawin sa'yo. Diba kung ano yung gusto mong ginagawa sa ibang tao? Ano eh, yun din yung gusto mong ginagawa sa'yo. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Oo. Totoo? Oo. Well, most of the time naman talaga parang ganun, diba? Oo. Okay. Kaya mo ginagawa sa isang tao. Okay. Hindi yung napaisip ako bigla, hindi yung specific na bagay, pero yung oo, feeling. Yung feeling ng ganun. Kasi ako, I hate surprises. Ako hindi and I don't like mahilig sa surprises. And surprises. I don't like surprising someone. Ah, sa bagay. Ah, tama ka. I don't like surprising someone. Kaya pag may regalungan ako, ayoko nung surprise. Ano bang gusto mo sa birthday mo? Sabihin mo na lang, baka magkamali ako ng bill sa yung pera. Di ba? Totoo. Ganun. Tama naman. Pero, I mean, generally sa paglalaki ganyan, na paglalaki. May mga tao kasi gusto nila na surprise me. Oo, surprise tapos, me, gano'n. Kasi usually, sila yung mga appreciative talagang tunay. Yes, yung mga, diba? Yan, eh, yung mga kung, taong gusto nun. Eh kung laiterong tulad ko yung isa-surprise mo, diba? Hindi, laitero talaga siya. Ano yung namin niya? Okay. Eh, diba? Okay. So, mas maganda na yung... kasi, dati, no, ba't kumahawak ko? Eh, dati, yung mga housemates ko sa Dubai, uh-uh. Pagka-birthday, su-surprise nila ending, sila yung nasu-surprise kasi hindi ako dumadating. Pero hindi ko naman sinasadya dahil may mga lakad, ganyan. So sinasabi ko, huwag nyo kasi akong isu-surprise dahil... Oh, may ganun tao. Ako nga, eto kaya Chico, pinakamalala to ha. I remember, nung one of my birthdays before, sinurprise ako ng isang listener. Okay. May pa-catering. Social. Nagalit ako. Ba't ka nagalit? Feeling ko, I should have been involved. Ah, doon sa... Oo, diba? Kasi birthday ko, dapat kaya nagpa-plano para sa akin? Ganun ako eh. Mm. Birthday nyo? Diba? Sabi, si, parang sino ka parang sabi ko paano ko siya i-spend? Ganun ako dati. Oh, kasi pero ngayon, okay lang. Sige, magpa-catering po kayo. Nagbago na po ako. May wala bang narin na catering sa Valentine's Day dito? Ganyan, pa-catering po kayo, ha? In fairness yung catering, no? Hmm. Ano concern mo, Lance? Na ano lang siya, na-hurt siya kasi. Hindi niya ina-expect eh. Oo. Kasi nung pinaplano ko yan, parang... Kasi pag nagsusurprise ka, parang ikaw mismo yung patutuwa eh. Kasi nagsusurprise ka nung isang tao. Somehow, pinapangunahan mo na yung magiging reaction niya na sana magkaibigan niya ito. Iisipin mo kung ano kayo magiging reaction niya, kung magiging masaya pa siya. At saka kung alam mo kasing single yung raregaluhan mo ng bulaklak, wala naman kasing kaso. Correct. Kung iniisip mo single naman yun. Diba? Kung nagpakilala siya na single, pero diba? Ngayon dahil na... ano, nalaman ko. Or, surprise. Or pa pwede kayang ano, kasi ako, kara mga babae, ano kayo, matunog kayo sa mga ganyan eh. Mm. No, may, di ba, hindi ako naniniwala ang babae pag dinidiskarte mo, hindi nila nararamdaman. Totoo naman. Di ba, may mga babae, oh my God, dinidiskarte ka ba? Akala ko, I thought you're just a brother to me. Walang ganun. Kara, ulo, huwag nyo kong paandaran nyo kami ng ganyan. Totoo, may, kasi, alam niya yan, pag dinidiskarte lalaki. Oh, hindi naman sila pinanganak kahapon lang. Oo, alam, may mga nagpapanggap lang na, ah, akala ko, close lang tayo, sungangain kita dyan. Alam mo yung feeling na friends lang, di ba? Uh-huh. Tropa lang yung uh-huh. pagiging caring niya. Uh-huh. Okay, so yung pag extra sweet, extra medyo. Extra care. Uh-huh. Hmm. Hindi kaya natunugan niyang maliligo ka sa kanya, di ba? And you are going to make advances. Tapos... Kaya niya sinabing ano, may jowa. Kaya siya nagpanggap na may jowa. Pwede rin ganon. Or pwedeng tama ka kasi bago pa lang sa uh-huh. kumpanya. Kumbaga hindi pa tayo ganun ka-close eh. So... Hmm. Di ba pwede ko na sabihin na wala akong jowa. Pero di ba, hindi naman niya. Pero either way, Lance, kung ang tanong mo lang kung matutuloy ka pa, syempre hindi, brother. Oh. Di ba, ano yan, gentleman's agreement natin mga lalaki yan. Po. May isa pa po pala akong question. Kasi ay, hanggang isa lang kami eh, tapos na isa. Kaya mo na, ihabol lang natin yung isa. Okay, sige. Intended naman na para sa kanya yung bulaklak. At least kahit yun na lang ibigay ko sa kanya. Wag, Brad. Okay. Kasi mamaya may jowa siya na hindi naman ganun kalakas ang kumita. Diba? Offend mo yung jowa. Offend mo yung jowa niya eh. Kaya kara mo ibigay. Hindi, padala mo sa amin, bibirenta namin, ano, papa-auction namin. I-post natin. Bibigay ko na lang kay DJ Kara. Pwede, oh. Yeah. Okay lang, masaya pag, kapag ka binigay mo kay DJ Kara, ibibenta niya sa iba, okay grabe lang. Grabe ka naman. Bibili niya ng grocery. Oo. O, ba't hindi pa grocery na lang? Para makikin. Okay, ibibenta niya tapos pang trip niya na lang. Oh, makikibakas ako. Parang narinig ko nung nakaraan, pinapipili mo siya kung yung trip or yung ano ba yan? Anong pinapipili mo? Trip o wow fiesta. Oo. Sabi ko kasi pag natuloy yung Hong Kong, sasama siya pero alin? Sa yung pag napunta ako ngayon. Ah, yung guesting. Bigyan mo ako ng wow. Yung natay yung tumawag ni DJ Gare. Sa gabi-gabi ako nakikinig sa iyo. Basta ganun yung usapan. Oo. Pero walang wow, huwag ka makulit. Nagkakaibahan ng deal. Ganito ano? Lance!
Yes po. Didiretsahin kita ha. Magkano, magkagalisa na tayo, magkakorek kung tayo dito. Hindi ako niniwala ang bayad mo 5,000 ng buo yan. Bakit? Hindi ako niniwala. Yung bulaklak? Mm-hmm. Oh, siyempre, in-order mo na eh. Hindi, feeling ko lang. Ah, kasi... Hindi mo bayad ng buo yan. Real talk tayo. Siguro nag-ano natin sa bulaklakan. Down ka lang siguro dyan. Yan mo na. Alam mo yung bulaklak. Parang dahil na-overwhelm ako. Baka sa dango ka pumunta. Mas mura. Sira ang ulo kapag ganun, Brad. Huwag na ulitin yan. Pero ang mahal nun. Tayo mga lalaki, oh, let's make an agreement tayo mga lalaki. Ha. Kung maliligyo ka ng babae, diretso mo yung babae. Maliligyo ako sa'yo, ha? Para kapag binigyan ka niya ng permiso, di ba, tapatrouble ka dun sa idea ng paliligaw, pwede mo siyang balikan. Nagpaligaw ka eh. Correct. You gave me the permission eh. Oo. Di ba? Tsaka alam mo naman sa sarili mo na in-expect mo lang... Kailangan kahit anong mangyari, no, kahit sabihin natin na dahil sa mga kilos mo, alam niyang pumuporma ka, kailangan pa rin ng ano, ng salita, kailangan pa rin malinaw 'yon. Parang meron kasing tumatak sa isip ko na kung kailan pa magsisimula kung kailan po ba nagsisimula ang nagliligaw ang lalaki sa babae. Parang meron kasing tumatak na sa side ata ng babae, nagsisimula 'yon pag nagsabi ka. Then sa side naman ng lalaki, nagsisimula ata yun pag nagpakita ka ng special na treatment. Sorry, pare. Walang side-side. May mga lalaki talang ladies man. May mga ganyan, ladies man. Si Jimbo. Jimbo, si certified ladies man. Mabait siya sa lahat ng babae. Mabait siya kay Lindsay, mabait siya kay Sheena, mabait siya kay Miss Nuts. Mabait siya sa lahat. Di ba? So, mabait siya. Hindi, not because he flirts with everyone. Yun talaga siya sa pagbabae. Iba ang trato niya. Sobrang bait ni Jimbo. Di ba? Ladies man talaga siya. Diba? Okay. May mga babae na they don't wanna assume unless you tell them. And, tsaka hindi ba dapat gano'n naman talaga? Ganyan yung pinsan ko. Ano? Nabuntis ng clothes niya. Kaya naman, ayaw mag-assume. Oh, gano'n talaga. Di ba? Walang ano, huwag tayong mga assumero at assumera. Yes. In short. Gano'n, yes. Yes. Hey, Brad. Yes, Papa Jackson. Ano, ako sa'yo, kung nabayaran mo ng buo yan, eh, humanap ka ng tropa mong matatag yung relasyon, ipasa mo na lang yung bili. Pare, may regalo ka na ba sa jowa mo? Tsaka syempre mag-Valentine's na. Oo, marami yan, di ba? O, ito, syempre babawasan mo na lang yung presyo, di ba? Ganun na lang. Malugi ka ng mga 100, ganyan. Pero tanggap mo na mali-discarte mo, ano, Lance? Opo. Oo, dapat mong tanggap yun. Kasi parang, mali. Wala naman po ako choice eh. Hindi, dyan wala kang choice. Wala kang mali talaga. Yung talaga yung totoo, Brad. Medyo sablay talaga lang sa part na yun. Opo. Yeah. Diba? Parang siguro nag-anap lang ako na makakausap or ma-share since anong oras naman na. Pero sana, pari ko, kahit na hindi maging kayo, you remain a good friend to her. Kung hindi... Nabanggit ko nga po sa sarili ko noon na disregard kahit anong mangyari. Siguro mas marami yung mga dapat na bagay na ipasalamat kaysa parang... Tsaka, teka nga muna, Kara, sabi mo nga sa akin dito. Sa tatlong linggong pagkakakilala, ganun kalaki effort. Medyo nabubonggan ako sa effort eh. Medyo malala eh. May mga ganun talaga. Ah, talaga? Oo. May ganun mga lalaki, no? Yung effort na effort. May ganun mga lalaki. May ganun, ha? Bakit hindi ako makarelate? Kasi hindi ka ganun. Hindi ko ginagawa yan eh. Oo. May mga ganun talaga. Pero bibihira din ha, sa mga lalaki ang yung ganun ma-effort. Actually, feeling ko, kukunti na lang. Meron pa rin, pero hindi yung... Ito, si Lance yung feeling ko na tipo ng guy na magbubuo yan ng dance mob ng para sa jowa. Hindi na may mga ganyan. Parang proposal na banda ko yun. Yung ganun kabonggang idea. Diba, pero yung ibang sa ibang lalaki, kakornihan. Yung may mga ganyan eh. Diba? Sabagay. Tama ka dyan. Yung napaka-creative dun sa pag-surprise. Feeling ko ganyan siyang tao. So, yeah. Yun lang, mali nga lang. Sa maling tao lang. Feeling ko kasi dapat yung ganyan kabonggang, baka ako lang to. Anyway, subjective ako dito. Feeling ko ganyan kalalang effort kasi pag, ako mas gusto ko mag-effort pag jowa mo na eh. Kaysa ako, mas gusto ko yun eh. Yung, ibigay mo yung best effort pag jowa mo na, hindi yung binibigay mo pag naliligo ka, tapos pag jowa mo na, wala ka ng effort. Tama naman ko. Diba? Or diba, better, Brad, no? mas maganda yung diba? Yung consistent, diba? Consistency is the key. Habang totoo may kumakain yan. Ng chicharon consistent. Sa labas. Consistent. Tinan mo to, ha? Tinan mo may nag-comment ako, pato si PPJ. Ito kasi si Kara pa uso ka eh. Bakit ako? Tinawag niya akong pato sa radyo nung nakaraan. Sino? Ikaw.
Eh, kasi tinatanong ko sino si Batuman, kasi sabi ko, ikaw si Batuman kasi bato ka, kaya Batuman. Bakit? Bakit kasalanan ko? Bakit ako nawala ng karir talaga? May go-comment. Bala ka dyan. Lance! Yes, po. Ako na ligawan, ha? Huwag mo na ituloy yung pagbigay ng bulaklak. Iba na lang. Siguro tatago ko na lang siguro. Yan. Tago, benta mo sayang yan. Sayang kasi. Nagay ko doon sa office. O ibigay mo sa kung kani, ibigay mo sa ibang single, 'di ba? Para at least kahit papaano naman. Matuwa sila. Hindi baka may mag-assume. Hindi, sasabihin mo na, oh, wag kang mag-assume ha, ganyan. Bibigay ko lang 'to sa iyo bilang kaibigan kasi at least yun may early notice na. Correct. No? Oo, may ganyang pag-notice ka, no? Hindi na abot. Charger. Lance, kung nakaanta ba siya ng mensahe mo sa kanya? Bilang respeto siguro. Hindi na ako, parang malalaman ko na ako saan yung line. Since alam ko may boyfriend siya, parang irerespeto ko na lang yung relasyon nila. Kung hindi lang ikaw ang dahil. Last of all, may ganyang pagkat. Anyway, kahit pa paano medyo gumaan yung dog ko, at least hindi na ako mabot. Pero alam mo Brad, sorry ah, yung mga kagaya mong tao, dying breed ka na eh. Dying breed? Kunti na lang. Kunti na lang yung ganyan. Kunti na lang. Dying breed. Pero meron pa rin. Magkaamin na kunti na lang ang mga lalaki that will go out, di ba, yung full-on effort ng walang inaantay na kapalit. Yung maliligaw kasi masaya akong pasayain ka. Di ba? Kasi may ibang yung part na yun medyo. Oo, dying breed na yan. Oo. Oo, kasi syempre, di ba? Kung real talk na lang, kung ikaw lalaki at umi-extra effort ka, meron kang gustong makuha. I mean, di ba? Meron kang goal eh. Oo. Hindi, ako kasi yung parang type na kaysa naman na sabihin ko sa kanya or sa i-chat ko na lang ng Facebook, mas gusto ko na lang sabihin. Kaso lang mali nga lang siguro na may in a relationship na pala. Actually, wala naman hassle kung single siya sana. Correct, wala problema yun. Diba? Siguro, okay na sana eh. Baka kinilig kami dito lahat ngayon. Oh, oh diba? My God! Sabi ng balita mo, kasi 10:15 ha. Gaganoon kami sa'yo, diba? Okay, tawagan pa kami dito. Anong ginagawa? Sayang, no? Diba? Bad trip lang. Diba? Eh, wala. Brad, may jowa eh, no? No po. Oo. Kung hindi rin lang. Sorry. Feeling ko masakit ulo kung gamama yun. Malalasong syndrome. Sige, salamat sa pagtawag, pare ko. Alam ko na kung ano gusto mo. Thank you po, Papa Jackson, DJ Kara. Salamat. Tanda mo ha, tatanggapin ni Kara yan sa 5:14. Basta gawin mong grocery. Sige, sir. Thank you. Thank you po. Thank you. 7212429. 7212429. Dapat pala ang kanta niya. Ayoko sana! Halik. Ano nang halik? Ano na bang eksena noon? Matatapos na ba hindi ano? Pa? Ayan, updated ka ba yan, Kara? Oo, lagi ako nanonood nun eh. Tinanggap manganganak na si Jade. Oh, so anak ba niya talaga yon si Lino? Sabi si Lino daw, pero alam ko biniyaran yun eh, nung nanay ni ano, Ace. Ganun. Para hindi panindigan ni Ace. Kasi yun yung huling alam ko eh, na, diba? Para sasagutin, kung sasagutin ba yan ni Lino? Ay, tawag! Dali sa 7-1-2-4. Hindi ako makarelate eh. Ako naman kasi sa bahay na nanonood kasi sila. Pero hindi eh, kasi pag ano, ganyan oras na, sa biyahe ako eh. Ayun lang. Sa eh di, buksan mo may may TV ka dun sa sasakyan mo, kaya lang makikinig ka lang, huwag kang manonood. Ako ganyan eh. Meron akong black box dun sa TV, kaya lang nakikinig lang ako. Somehow parang napapanood ko na rin. Bilang ganoon din sa bahay, kasi sila nanonood, ako nasa kwarto. Eh, yung, kala mo naman, kalakihan yung bahay namin eh. Ano nga, maliit lang yun. So, naririnig ko. Wala, ini-imagine ko na lang kung ano yung... Basta mahilig kong mag-imagine. Wow. Magaling ako dyan sa pag-imagine. Yes. Ikaw ba na-imagine mo ba? Oh. May hindi ako mag-imagine eh. Pag hindi natatapos yung panaginip ko, kinukontinue ko sa imagination. Oh, diba? Oo. Tinatapos ko para lang matapos. Speaking of panaginip, ako, hindi ko alam. Kailan ka huling... May natatanda ka panaginip? Parang... Nakakalimutan mo agad, diba? Oh, actually. Nung... That, parang weird nga yung panaginip ko nung nakaraan lang. Anong panaginip mo? Nakalimutan ko na nga eh. Ganun siya ka-weird. Ganun? Ang weird na nakalimutan ko. Weird, no? Pero naaalala ko na naginip ako ng weird. Ganun. Eh, pati ko lang siya na.
Si Regina Constantino may kaaway na naman. Bakit? Sino naman ang kaaway? Eh, ko dyan, sinabihan siya na, ano, na malaki binabayad sa kanya ng Energy FM kasi close, parang close sa mga DJs, parang ganyan. Yata, ewan ko. Close kami talaga ni Regina Constantino, mga pangga. Ha? Sa mga nagtatanong po kung parang nanay ko na yan, nung nagpunta ako ng Hong Kong, sinalubong ako ni Regina Constantino. So sobrang gusto niya mag, ano, magsabay kayo maglakad hanggang ferry, nagtakong na mataas. Totoo ang kwento to, ha? Nagtakong na mataas. Brad, ang paa, nagtubig sa paltos. Ang sakit nun. Bago makalahati yung lakad, bit-bit na niya ang sandals. Nakapaa. Pero sa mga taga Hong Kong, ha? Maligayang bati sa iba. Iba yan eh, si Madam eh. Si Madam Regina Constantino. Hayaan nyo na lang, hayaan nyo na lang talaga. 7212429 7212429 7212429 7212429. Ano number ka, Rang? 7212429 7212429 7212429 Okay na ba? May photographic memory. Oh, mula Makati. Hello, good morning po. Good morning to you. What's your name? James po. Oh, James! It's cool that you're here and talking. 24 years old. 24 wow, you're 24. Years old. We like that. That's so brilliant. Okay. So, okay, brilliant to 24. Payo. Ako, parang ang lungkot mo naman masyado. James, may radyong bukas na. Okay po. Patayin mo na lang. Pati yung red tsaka lampshade. Huwag, masisira yung giniling. May na na po. Hindi, papatayin mo. Okay na po. Yeah. Pinatay mo o hininaan? Pinatay na po. Oh. Wawa naman. Okay na. Okay na po. Yan. Sabi ko parang ang lungkot mo naman ngayon. Bakit? Sobra po talaga. Bakit? Sige, kwento mo kay Karan. Patay po na nangyari sa akin. Malayo yung pamilya ko sa akin. Ang hina, Brad! Malayo yung pamilya mo sa'yo. Ba't nasan ba yung pamilya mo? Nasa Puerto Princesa po. Tapos ako po nag-work. Parang ang hina. Nag-work po sa akin. Dikit mo sa labi yung telepono. Po? Dikit mo sa labi. Hello, ganun. Yan, o. Telepono po. Ha? Dikit mo, musubo. Tama po ba ang ginawa kong desisyon? Brad, ang hina. Ano address mo? Pupuntahan kita talaga dito sa Chico ngayon. Huwag po. Malapit lang siya eh. Saan ka ba ngayon? Sampaloc, Manila po. Saan? Sa Sampaloc? Sa may balik-balik po. Malapit ka sa Calabas, Calabasita, sa Holy Trinity. Malapit po sa church ng... Holy Trinity. Opo. Ah, grabe no. Pagtawid mo dyan, Calabasita, sa dulo, Calabas. Doon pangalan po pinyag ng Tapos dito, Wason. Pag bumaba ka sa kabila, meron dong ano eh, papaba, di ba? Opo. Tapos ano, oo. Palabas na yun na may release, di ba? Opo. Pag kumaliwa ka, diretso ka ng Jollibee, no? Opo. Grabe yan, no? Alam na lang din po ah. Dada rin po ba kayo? Alam niya yan kahit saan. O sige, salamat sa pagtawag. Okay na tayo. Hindi pa, masama nga yung loob niya eh. Bakit? Tama po ba yung naging desisyon ko na nasa province po yung pamilya ko at dito po ako nag-work. Hindi marinig siya na, James. Sa Maynila. James! Pare pa din lakasan mo, yung maayos. Dikit mo sa labi, kulungin mo ng kamay. Okay po. Tama po ba yung desisyon ko na nasa province po sila, tapos ako lang dito po sa Maynila nag-work. Pero yearly naman po, umuwi naman po ako. So namimiss mo sila? Namimiss po. Bakit, pero... ano, bakit ganun yung end, yung tanong mo, tama po ba na nasa Maynila nag-work ka? Eh, nag-work ka naman eh. Hindi ka naman na andyan para magliwaliw. Siguro namimiss niya na talaga. Kumaga, siguro yung tanong parang, mo, parang yung pag-iwan, gano'n, yung paglayo para sa pamilya, ganyan. Kasi mas gusto ng misis ko dun sa mother niya. Kasi may asawa na pala si James. Asawa ka na, James? Opo. Ah, so, oh. Tatlo po yung ano. Anak mo? Apo. Kailan pa kayo magkakalayo, pare ko? Nung ano pa po, start nung 2016 pa po. Dalawang taon na. So, ay, tatlong taon na. First time po yung nangyari sa akin. Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? 5 years na po. 5-6. Ganito, ano, kasi alam mo, economical question ito, Kara. Let's check. Oo.
Hindi kasi na yung pwede sabihin sa'yo kung tama o hindi, di ba? Kasi pag sinabi na yung mali yan, at umuwi ka sa inyo at nagutom kayo, pag babalikan mo kami, di ba? Kaya, ganun mo nga po yung sinasabi ko sa kanya. Gusto niya ako makasama doon. Sige, sama-sama tayo niyan. Wala naman akong may papakain sa inyo. Yun, kasi alam mo, ang lahat ng relasyon, pare ko, di ba? Malayo ako sa inyo. May kaakibat na sakripisyo yan. Kung ito yung klase ng sakripisyo na ano, na, na, pwede, na dapat mong gawin para buhay ng mamilya, kailangan maintindihan yung mag-asawa yan. Alam mo, walang tama, walang mali sa tanong mo eh. Diba? Kasi ikaw yung padre di mamilya, ito yung paraan na alam mo na na makikita ka ng pera para buhayin sila. Ano bang work mo sa Maynila? Sa isang hotel po. Ano ka dito, customer? Hindi, ano? Pantryman po, room attendant. Ah, room attendant, oo. Sige. Meron ba kayong trust issues? Ha? Sige po. Oh, narinig mo naman ako eh. Meron ba kayong trust issues? Wala naman po. Wala siyang issue na may pinagsilosan siya? Wala rin naman po. Doon huh? Lang talaga sa... Ay, yung pangungulila lang. Oh, siguro mas dalasan mo lang yung pag-uwi. Nahirapan siya mag... Wala, ano, kasi sa dalawang anak namin, ganun. Ganito na lang, sabi ano? Sabi sa akin na, sige, dito ka, mag-alaga ng bahay ko, uuwi ako. Ay, paano naman yung ano? Pag umuwi ka doon, sure ka na wala kang magiging hanap buhay. Sure po talaga. Meron naman kayo lang hindi talaga sapat para sa pagpapamilyo. Ay, pala kung alam right mo lang. Move ng, to answer your question, right move na nandiyan ka sa Maynila kung yan yung you know, magsusupply ng you know, resources sa inyo. Unless, pwede kang, ano, kung halimbawa, sapat na yung ipon mo, syempre, kapag gano'n naman, kapag medyo okay-okay na feeling mo, pwede na, saka ka umuwi doon, tapos mag-start yun ng maliit na negosyo, at least kasama yung family mo. Pero kung hindi pa talaga kaya, mahirap din ipilit, di ba? Hindi ko rin man po mabitawan. Gusto niyang bumitaw ako, pero ako... Kuya, lakasan mo ng kaunti? Kaunti lang parang awa mo na. Gusto po kasi niya na bumitaw na ako dito. Pero ako naman, nangihinayang kasi napanahon kasi po ngayon na napakahirap po magharap ng trabaho, lalo na po. Totoo yan. Mm-hmm. Undergraduate. Sobrang ganun. Totoo yan. Eh, alam mo, totoo lang, masasuggest na lang talaga namin, kagaya na sabi ni Papa Jackson, eh, kung kaya, dalas-dalasan mo yung, you know, pag-uwi doon, or taon-taon, di ba, umuwi ka, kung hanggat pwede, hanggat, kung may pagkakataon. Kasi hindi mo, at dapat niya maintindihan na hindi mo pwedeng bitawan yung trabaho mo dyan. Okay po. Oo, eh, tsaka hindi lang naman din siya, ikaw, nahihirapan ka din naman eh. Namimiss mo rin naman sila. Kaya nga po, hindi naman po basta-basta makipagsapalaran dito sa Maynila eh. Totoo yan. Nung una, sabi nila maganda, pero nung nandito na. Doon mo nalalaman, ano? Hindi. Kasi alam mo, kasi nung nag-aaral pa ako ng elementary, narinig ko salitang Maynila, maganda yata sa Maynila. O kasi nasa probinsya ka. Alam mo pero yun eh. Pero nung time na nandito na ako, iba pa lang pakikipagsapalaran dito. Kailangan hirap, diba? Ang hirap. Kailangan mature ko sa lahat ng bagay. Magulo. Kailangan matatag ka, no? Matira, matibay. Matibay. Dito ko, alam mo, dito ko na-realize, no, dapat talagang isulong na yung, ano, kung ako lang, no, if I may suggest, di ba, sana wala nang, ano, wala nang Manila rate, pare-pareho lang naman ang gastos, eh. Kahit saan, lupalop ka ng Pilipinas, eh. Oo nga, pare-pareho lang. Yakasoba sa Manila, yakasoba sa probinsya, pareho lang naman pareho yung lang, di ba? Baka nga mas mahal pa. Di ba, isang Chiritura doon, tsaka dito, pareho lang naman. So, natuwa nga po ko nang medyo napalita. Medyo bari mas mahal pa sa Chiritura doon, eh. Baka nga, malamang, di ba? Diba? So, dapat yung Manila rate, no, wala nang mga ganyan-ganyan. Oo! Na discriminate yun sa probinsya. Para hindi na rin sobrang sikit ng Maynila. Tama! Natuwa nga po ako nung binalita na same rate na yung minimum ng Maynila at sa province. Like, sana mangyari yun para at least hindi na ako pupunta dito para mag... Tama! Yamo! About effective na ba? Po? Hindi ko lang sure. Effective na ba yun? Same rate na? Wala po. Hindi pa. O sana matuloy. Pag natuloy, di ba nga ka-uwi ka na, di ba? Okay, sana ganun na. Pag minimum rate ng dito, kasi halos naman lahat naman ng taga-promise, dito lahat pumupunta eh. Kasi iba kasi yung rate ng sahur dito kaysa sa province. Oo, di ba? Pero yung gastos mo din, ganun din eh. Actually, pag kinenta mo yung pang-rent mo ng apartment, ganun din. Ganun din. Eh, yun nga po yung dahilan kaya sila umuwi. Kasi, oo nga, nagsumusuelo nga po dito. Ano, pag sabay-sabay nyo nga yung renta ng bahay, tsaka kuryente, tubig, halos kukunti na lang yung magiging budget para sa everyday na makukonsume para sa pagkain. Correct.
Kaya the time na napag-desisyonan niya, pumayag rin naman ako na doon na lang sa province kasi wala naman babayaran bahay tsaka kuryente. Mas makakatipid pa ng konti. Kaya pumayag ako kahit na nangungulila ako sa kanila na namimiss ko sila. Sinugal ko yung pamilya ko na kahit malayo sila at least nabibigay ko yung gusto ko para sa kanila. Basta brad, ano lang, importante mag-ipon ka at meron kang plano. Okay po, thank you sa advice mo. Salamat pare ko ha. Galingan mo dyan. Pag nakita mo si Kechi ko sa labi, huwag mo mabatiin, ha? Grabe. Gusto ko nga sumakay dun sa ano bang tawag dun? Yung may gulong yung ano nilalagay ng mga bagahe. Yung usually mayroon sa, parang may parang bakal na. Oh, labi trolley. Tinutulak. Trolley na. Oh, luggage trolley. Ang social, di ba? Kailangan lang luggage trolley yan, brad. Sige, kuya. Sige, salamat, ha? Okay, thank you. Bye, bye. Okay. Inunguya yung telepono. Ang sakit sa tingin. Tanog. Ay, tawag 721-2429, 721-2429. Tama ka doon kay Chico, ano? Yung tama, ako talaga, tingin mo, siya yung patunay, di ba? Isa sa mga madami na nating naririnig na, oy, kasi dati, kaya akala ko, pag narinig namin, no, galing kami probinsya, pag narinig namin yung salitang Manila, di ba, napaka... Iba yung dating. Iba yung dating, yung grande, no? Pag makipagsapalaran ka, kikita ka, mabubuhay may pamilya mo. Eh, hindi na siguro, baka dati ganun, no? Pero ngayon, hindi naman laging ganyan ang ano. Pag sinuwerte ka, oo. Eh, lagi bang susunod? Hindi lagi. Oh, mara, sana mabigyan ng ano. Siguro pag naging federal government tayo. Kasi... Kasi di ba, Kuya Chico, ang budget ay mananatili na sa bawat lugar. Ayun. Sa isa yun eh. Eh, yun nga. Sana, di ba? Yun yung pinaka okay na gawin eh. Wala lang Manila rate. Para lumuwag din yung Maynila. Hindi na din masyadong traffic. Well, baka kinabang lahat. Kumalma ka, brad. Hindi, ha? May hugot. Ayan. Ay, tawag 721-2429, 721-2429. Hello po sa mga nasa labas, ha? Yung mga bisita sa labas. Hello! Okay lang kayo dyan? Oh, no, no, no. May pumunta kami dyan, ha? Naubos na yung chicharon. Oo. Oh. Sarap-sarap ng kain nyo dyan. Nagbaon ng chicharon. Sarap rin kumain. Meron pa. Oo. Wait. Ay, bumati tayo sa mga, ano, sa mga nasa kabilang linya. Ay, ano? Sa mga nasa Facebook Live. Giniginaw ko si DJ Kara. Giniginaw ka ba? Giniginaw ka nga. Bakit talaga? Giniginaw ka? Mabilis kasi, ano kasi ako, sakitin ako, mabilis ako magkasakit ginawin pag malamig. Oo, bagay may mga taong ganyan. Anong gusto mo? May gamot pa tayo dyan, Kuya Chico? May? Gamot? Anong gamot? May? Gusto mo swero? Grabe naman. Dextrose. Sa lamig. Minsan, ang panlaban sa lamig ay lamig din. Hmm. Ganon? Mm-mm. Mag-ice cream ka. Manginginig. Wala eh. Mami, nanginginig-ginig. Sabi mo mag-ice cream. Nanginginig-ginig. Lalo lang kasakit. Oo, hindi. Alam mo, nagpunta ako sa amin sa Ireland. Wow, taray. Hindi mo, may sita lang ako doon ng 2 weeks. Napakalamig. Yung bansa na yon, ang klima lang nila talaga, malamig at sobrang lamig. Ganun lang lagi. Di, ngayon, pa-summer eh. Pero kahit na summer, ang lamig pa rin. Sobrang lamig. Yung summer, ang degrees, mga 10, ganyan, 9. Naku, kaya nga na nag-Korea ako, nilagnat agad ako eh. Isang araw pala. Pwede ka lang, may nag-comment dito si Miss Techi. Oh. Ano sabi? Sales director. Pausugin mo nga si Kara, hindi bakit sa camera? Ay. Simada parang sinasabing ang laki ng spasyo ko eh. Pwede naman akong... Miss Tess, pwede mo lang i-message. Chico, laki ng spasyo mo. Idadaan pa natin. Sabagay, ito kasi... Oo. Ayan. Si Miss Tetch, hindi mo na susutulog. Good morning, ha, Madam Tetch. Si Madam Tetch na humi-healthy eating. Oo nga, belated ako, magtatayo na kayo dito ng organisasyon na Healthy Eaters Association. Ay, naku, namumuna ako dyan. Kayo-kayo yan, Nino. Nakikita ko sila mga kinakain ng mga dahon. Oo, mga dahon. Dahon na nilalagyan ng mga mayonnaise at kung anong suka. Kaya. Uy, masarap, ha? Oo, masarap. Siguro. Sige, kain kayo. Enjoy. 721-2429, 721-2429. 1,800 live viewers. Ay, hello. Di, normal ko to. Normal ko to. Lahat. Talaga? Oo, oh, ganito ako lagi. Ganito karami lagi viewers kapag kami. Tama naman. Bakit? Tama naman. So, teka lang. Oo. Oh. Ano yung kanina, mag-guest... Guesting, anong gagawin natin? Kakanta. Hindi, mag-guesting. Ha? Next week, anong gagawin?
Ewan ko. Ano gagawin natin? Surprise! Surprise! Sige. Surprise! Okay. Sige. Yun lang. Gagahin natin yung halik. Ikaw si Ace. Sino ba? Si Ace ba? Si ano? Mahuhuli si tayo. Si Sam. Mahuhuli tayo. Tapos sabihin niya, naglalo ng polypocket. Hindi magkakilala. Ganon. Tapos susuntokin ka. Hindi magkakilala. Kailangan ganon yung datingin mo. Makijoin ka naman. Diba, ang galing ni Jericho doon sa part na yun talaga. Oo, yung di mo kilala. Yung parang gigil siya na pinipigilan niya. No? Tapos, Lino! Lino! Hindi kilala. Pak! Sa iba yun. Tapos, Inglesero doon si A. So, Inglesero ka dapat. Hey! Why did you do that? Why did you do that? Sumagot ka, Lino! Ewan ko sa inyo. Ano ba yan? Paka-KJ? Paka-KJ naman ito. Ano ba paka-KJ? Ba yan? Iba na lang. Kunyari, once upon a time. Ah, sige, sige. Baka yun ang mga gusto mo show. Eh. Ayaw mo ng mga ano eh. Isang araw. Yan, dali, dali. Ikaw magkwento. Kami yung tauhan. Ikaw yung magkikwento. Game. Isang araw, may isang batang nagngangalang Chini. Ikaw yun. Sino? Ikaw yun. Si Chini. Chini, oh. Okay. Mahilig siyang kumain ng kumain. Nom, 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 nom. Di ba ganun? Kasi syempre, radyo eh. Sige, sige. Pinipigilan na siya ng tatay niyang kumain ng kumain dahil mabubundat siya. Hoy! Pigilan mo na yan! Nom, 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 nom. Kakapon yung ulam na imbutido kayo kahit yung sabang kinain mo! Kaya lang, dahil sa katigasan ng ulo na Chini. Ang tigas na ulam mo! Hindi pa rin siya sumusunod. Nom, 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 alak! Nom, nom, nauubos ko na mong anak! Nom, nom. Gusto ko lang malaman! Lalaki ka ba babae? Chini nga eh. Nabilaukan siya bigla. Chini nga, siyempre lalaki yun, Chini. Chini? Bawal bakla dito tayo. Okay, tumawag na kay 721-2429. Hoy, maganda ito. Kaya nga. Parang feeling ko may natili si Chini sa'yo. May bagong karakter. Nako. Ang ganda na eh. Ando na oh. Kaya nga eh. Tosin si Lino eh. Paka-ijay. Wala eh. Gusto pa niya yung pang once upon a time. Kaya nga eh. Pang ano naman. Okay lang. Sasakay ano naman. Ano bang mga shows? Ano sa mga eksena? Ano ba mga shows? Ay, ibang mga shows. Iba naman. Para may variation. Ah, sige, kunyari educational. Ay. Sige, kayo na lang. Ayaw mo nga pala niyan. Oo nga pala. Sige, sige. Iba. Lagi ako nasa cutting classes eh. Iba na lang. Ano bang show? Horror. Yan, horror. Ah, sige. Ah, sige. Sino ako dito? Ikaw yung ano, tikbalang. Wow! Kasi ikaw yung tiyanak. Kunyari, eksena na lang, tao lang tayo lahat. Ako yung white lady. Wala nang ganon. Kunyari, ano? Sige. Kasi kunyari, nasa isang baryo tayo. Ah, sige, game. Nag-field trip tayo. Okay. Ano nga pangalan? Ikaw si ano, si Dodong. Si Dodong. Sige. Dodong. Tapos, ako si Rebecca. Okay. Bakit? Wala, Dodong, Rebecca. Iusin mo, boss, natin yan ha. Ay, oo nga. Ibahin ko na lang. Ako na lang si Anna, magbigay ka. Linda. Marieta. Mariel. Ah, Mariel. Ba't maganda pangalan mo? Dodong. Eh, ano? Ako maganda naman, Dodong ha. Kasi Dodong. Ba't ako Dodong? Tapos yung Mariel, parang iba. Oo, oh, diba? Ikaw, sino ka? Si ano? Francois. Ang hirap din kasi. Bahala kayo. Sige, sige. Ano yan? Francois. Francois. O, sige, sige. O, sige, sige. Lalakad tayo. Francois! La. Oy! Pagod na ako maglakad. Bigit ng backpack ko. Bitbitin mo nga ito. Naku, gusto yung kitang buhatin. Kaya lang, ang bigat ko nga eh. Ako nga sa sarili ko, nabibigatan eh. Ano ba yan? Ito na lang si Dodong. Sige. Dodong! Ha? Ano ba yun? Ano ba yun? Naku, nahihirapan na daw to si... Oh, si Mariel. Si Mariel. Oh! Yung mga gamit naman namin, pakibitbit. Eh, bakit kasi talang yung mga gamit? Basta ka pupunta. Di ba pupunta tayo sa haunted house? Eh, bakit ang dala ka gamit? Doon pala tayo pupunta. Mali yung dala ko. Kala ko sa dagat. May salbabida ko. Haunted house pala. O, sige, daling na kayo. Tara na. Dong-dong. Buhatin mo yung... Buhatin mo kami. Nakabigatan siya. Buhatin mo yung backpack niya. Ano? Backpack. Buhatin mo na. Hawakin na. Ibot mo sa akin. Ayan na. Paano yung pagbuhat? Tinapon kasi ito sila. Ayan na. Oh. Okay. Ayan, buhat-buhat mo na, Dodong. Oo nga, ang bigat. Wait lang, Francois. Dodong, huwag kayo maingay. Parang may
Gumalaw dun sa may puno. Ay. Ay. Ang laki ng puno. Ba't kayo tumatawa? Horror to eh. Uy, ano ba? Huwag kayo mag... May naglalakad. Mariel, Mariel. Princess. Mariel. Natakot na ako. Tingnan mo yung puno ni Dodong. Asan na saan? Gumagalaw. Dodong! Dodong, anong ginagawa mo sa puno? Maugat! Hala, ano daw? Di siya masabi yung aswang. Hindi na aswang tsuhin ko yan. Dodong! Ang gulo-gulo ng horror! Teka lang! Huwag na kayong tumawa ng tumawa kasi baka marinig din na tayo. Oo nga. Tsaka diretso lang ang lakit, huwag lilingon. Teka nga muna, magagalit nito sa bahay na to. Andito na tayo sa loob, buksan mo yung pinto. Buksan mo yung pinto. Huwag ka mong bubuksan. Katukin mo muna. Sige. Ayan, oh. Sabay yung pagbukas at yung pagkatok. Ang galing. Ah, ang laking pinto nito ah. Ayan na, dahan-dahan tayo. Ang gandang bahay naman ito. Wow. Ano yun? Sorry, gutom ako. Laki ng gutom ko. Hindi pa ako nananghalian. Parang suwas, huwag ka nga muna gumanyan dito. Pasensya na. Buti na lang may baon akong ano, cheese cars. Sige, maglakad tayo dun sa isang kwarto na yun. Ang lamig. Dodong, ba't natamimi ka na? Dodong. Okay, magulo. Ang dami ko ito nagamit. Ilabas mo nga yung ano, oven. Dodong. Parang, Dodong. Ilabas mo yung oven, ilabas mo yung blender. Teka lang, buksan na natin yung ref para makakain man lang tayo pagod tayo sa biyahe. Buksan ko na yung ref. Buksan mo yung ref. Bakit? Ano nangyari? Huwag niyong buksan yung ref! Bakit? Dodong! Bakit naging isang inom ka? Kasi baka ano eh, buhay yung ref eh. Ewan ko sa inyo. Ano na, bukas na yung ref. Di ba ganun pag... Ayaw sumukot, ayaw tumigil. Di ba ganun pag ano? Ano ba yan? Mukha siyang mama! Ando na eh. Ay, nako. In fairness, nakakagawa tayo ng horror. Oo nga. Abangan. Yeah. Ang next episode. Dito sa horror, special. Napinamagatang. Pisilin mo ang pasas ko. Part 2. Okay. Alam nyo na ha, pwede kaming scriptwriter. Pwede rin kaming dramatist. Wala kang kakwenta-kwenta yung ano. Ang ganda nga kaya, eh, yung sa part mo lang yung walang kwenta. Ay, hindi ka nagasalita eh. Wala kang na-contribute. Nagbuhang ka lang. Hindi pinapatabas yung blender, hindi mo nilabas. Kaya nga eh. Wala, ito hindi natulong. Ano ba yan? Maraming natatakot dyan. Yan, lalabas pa yung ano eh. White lady dun. Oo, oh, sayang, hindi na lumabas yung white lady. Hindi pa naman, maiilab siya kay Dodong. White lady. Magkakaanak sila. Oh, ano yun? Ano yun? Teka lang. Huwag daw lilingon. Bakit? Kasi makakainin tayo. Hindi ako makalingon, may stiff neck ako. Sinunok ka ba? Si Dodong wala nang ginawa. Nag-enjoy na si Dodong. Si Dodong natulala. Feeling ko, nakatingin siya dun sa white lady na yun. Sinapian siya. Sinasapian siya? Dodong, sinasapian ka? Tignan mo, parang nanginginig siya yung... Dodong, sinasapian ka? Tignan mo yung braso niya. Nanginginig? Nanginginig, taas baba. Okay, magulo ako na kasi sound effects. Busy ako dito. May dala para tayo sa... Si Dodong, ayaw magsalita eh. Matatalo tayo nito eh. Kaya nga, isira yung show eh. Ako tong inanano niya magano. Bahala kayo dyan. Kainis naman. Ba yan? At least ako, kaya natin mag... Sa drama, hindi pa masyado. Ano pa? Nakayanan na natin yung... Kantahan naman. Welcome to our variety show. Nakayanan natin yung horror, okay naman. Uh-oh. Susunod ah. Ano pa? Dapat ano ba? Mga sitcom ganon. Ang sitcom? Ang hirap din kasi niyan eh. Kala nyo ba madali yung mga ganon? Yung ang hirap, mas mahirap kaya yung mga ganon, yung mga sitcom-sitcoman, di ba?
napapagod ako doon. Ako nga din eh. Hinihingal ako. Ayoko kasi ng pangalan ko eh. Ha? Kaya naman pangalan. Ano pangalan mo? Ang pangit ng pangalan ko, Dodong eh. Kaya nga karakter eh. Di ba, tas ikaw, Mariel? Oh. Manila girl, tas ikaw, Francois, Italian. Oh, Francois. Ikaw nga kasing probinsyano doon. Wow! Siya yung galing States. Oh, kaya pa okay, nagbitbit niyo ako ha. O si, di ba, dapat nabitbit si ka Dodong. Namin. Oo. Pero syempre, yaman ka din doon sa kwento. Oo, kasi makakapangasawa ka. Oo, makakapangasawa ka ng duwende. Tapos di ba yaman magkakaanak baby shark la 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 yes ano daw fairness dun ha makakagawa tayo istorya sige sa mga susunod bubuuin na natin ha ay tumawag na nga kayo 7212429 7212429 Hello sa mga nanonood ha. Musical naman doon next time. Kayo kayo na lang. Oh, oh yan, kung hindi. Yan na naman yung kanta. Yung nag-uusap lang tapos biglang kakanta, biglang diba? Biglang kakanta, magkakatinginan. Diba? Kaya magkakatinginan. Tas, ang loud yung galaw. Oo. Ay nako. Bakit ulo ko sa inyo, Brad? Ay nako. Ang sakit nyo. Ipabunot nyo na kung sumakit ha. Pag ina sa mga nanonood sa Facebook live natin na 2,000 nanonood. We have 2,000 live viewers, kay Chicks. Kasi gusto nila yung ano, show, yung drama. Oh, yung horror. Gusto nila yung dramatization. Ano, nabuhay mga dugo nila. Iba naman. Ano naman? Musical. Ano naman? Musical. Ano naman? Sayawa naman. Di musical yung ganyan yung nag-uusap lang tapos biglang kakanta. Di ba? Ang... Switch it up. Pag lang dalawa. Back up. Cramping. Ikaw yung mag-headspin. Di ba dancer ka dati? Oo nga, oo. Bakit di mo ako ipakitaan? Baka iba ipakita niyan. Si Batman. Hindi mo makayana. Ilalabas yun na. Baka mamaya makita ko si Batman. Haka o. Itsura ni Batman. Ano na lang? Ano tayo? Koyang house naman tayo. Ano? Ano ko yung ako naman yung pahihirapan oh, yung game. Ako pahihirapan yun. Ano bang background mo dito kay Chico? Wala eh, hindi ko ba. Iba na lang gawin natin. Magdugtungan na lang tayo. Okay, mag-game tayo ha. Kailangan may consequence. Hindi, gusto ko ng sige, koyang. Sige. Ano yung koyang? Hindi, wala. Walang kampi sa'yo. Masakit yung siringgom ako. Ano ba yan? Ano yun? Magandang araw, mga kapangga. Hindi yan! Ano ba? Koyang, koyang. Ano ba yun? Hindi ko rin alam eh. Ang lungkot. Kaya nga eh. In fairness, si Tita Charo nakatayo na. Itong kwentong ito. Bahala kayo! Ang gugulo nyo. Ay nagsimula. Sa isang bata. Tatay! Tatay! Ganun yung anak mo, no? Tatay, kumuupit ako dun sa bulsa mo! Tatay, sagot! Uy, tatay! Wala din talaga. Wala, lugi tayo. Wala ka, UX! Wala, wala! Wala kayong manonood kahit kailan! Nga nga! Wala. Bakit ako yung OP, no? Thank you for guesting our show. Charot. Ay, nako. Wala tuloy caller, meron na kanina. Magdugtungan na lang tayo. Kaya nga. Kanta. Oh, sige, o dali, dugtungan. O game, dugtungan. Ano kanta? Sino una? Ikaw na una. Sige, ako muna. Tagalog, English. Kahit ano? Pwede. O nakakara. Okay. Kung hindi rin lang, ikaw ang dahilan. Dahilan. Siya ba ang dahilan? Kaya't ako'y... Ako'y... Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Ikaw lamang ang aking mahal. Walang ganun kanta. Inimbento ko lang. Hindi sigurado yung tono ng susunod. Kaya nga eh. Nag-iimbento ko. Mahal. O, hindi. Mahal. Yung totoong kanta. Walang lamang eh. O, talo na ako. Ayusin mo. Ikaw lang ang aking mahal. Lamang, 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 okay. Lamang. Ikaw lamang ang aking mahal.
Oh, mahal na. Ay, piste. Oy, mahal na, dali. Mahal na, mahal kita. Dito sa aking puso, puso. Puso'y biglang naulila. Hello? Iyong iniwanan na nag-iisa. Isa. Sa aking pag-iisa, ang iyong ngiti ang hinahanap pa. Oh, hinahanap pa. Hinahanap-hanap pa kita. Hinahanap-hanap pa kita. Kita. Kunya akong kulitin. Kita. Ang hirap naman. Kita. Kita. Kita rin. Kita. Kita rin. Kita. Gigin minsan lang. Kitang mamahalin. Ang pag. Pag. Balak gawang paraan yung pag. Oh my gosh. Gawang paraan yung pag ha. Pag. Kaya mo yan, ang dami kayang naiisip. Ah, alam mo na, meron ako. Okay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong anong biro. Sa... Biro. Ano ka? Ano? Mas mahirap. Yan na, dito na matatapos ang araw natin sa biro. Okay. Dito na, dito na. Ano bang premyo ng panalo? Wala na. Ano premyo ba? Biro, ha? Huh? So, Madam Ana Marie sa Limbakod ay... Wala kayo may tulong? Ano? Wala, wala. Akala ko ikaw ang napaka-chismoso. Ano yun? Huh? Ang tagal madam? Sumagot? Biro. Ano ba yung ano? Ano ba yung ano mo? Biro. Biro. Parang biro lamang. Oh, diba? Ano? Wala. Parang biro ano lamang. Ginaya lang. Lamang na naman. Dumating sa buhay. Yan. Buhay? Ano ba? Parang biro lamang dumating sa buhay. Buhay. Nang pala. Gulong ng pala. Ang buhay ay. Yan. Ano ba yan? Gulong ng palad. O, palad. Ano ba yan? O, ganun, patay ka ngayon. Palad. Palad. Palad, palad. Palad ko sa'yo ang totoo. Ano kaya yun? Nakakabuisin. Eh, wala. Inimbento ko lang. Tama naman eh, palad. Bakit? Yeah, tama, tuloy mo. Palad ko sa'yo ipag... Lalaban ko. Dali, tutulungan kita. Pwede naman yung mga bagong kanta na ngayon lang naisipang isulat. Oh. Na-compose ko yun. Oh, di ba? Di ba? Ang ganda ng palusot. Composition ko yun. Oh, ikaw na. Ikaw na. Ano? Ha? Nakalimutan pag-ibig mo na kalahan. Totoo. Yung last word, palad ko. Bakit niya ka pinagkakalahan? Totoo. Totoo. Bakit niya pinagkakalahan? Dali na. Okay, palad ko. Totoo. Ano totoo ba? Totoo nga, totoo. 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 Ah. Five. 4, 3, 2, 2 and a half, and... Dapat may consequence eh. Susunod. Oo nga eh, sasayaw. Oo, oh, dapat... dapat didilaan. Totoong? Pinggiran dun sa may ano eh. Didilaan yung hinlalaki. Halimbawa, ikaw natalo, ako nanalo, oh, dilaan, ganun. Ang mabuya. Gusto nyo mo talaga. Medyo baboy ka dun, Kara. Gano'n yung mga challenge. Hoy, totoo. Totoo. Ah, totoo na. Totoo. Ano ba yan? Tagal? Tapos na yun eh, totoo. Humingi pa ng tulong. Humingi pa ng tulong. Wala naman matulong itong mga nandito. Para? Totoo. Totoo sa aking paningin. Oh. Ang galing mo umisip. Invento yun. Hindi totoo yun. Ngunit nang ikaw ay ang kaping. Naglalaho sa dilim. O, oh, dilim. Bago. Dilim. Dilim. 721-2429. Ano ba yan? Tawag niyo po kayo baka mga panggap. Baka AJ na. Lagi mo na lang bigyan pinuputol. Eh, nagkakuha akong takas na ginagawa niyo eh. Pag nag-e-enjoy, pinuputol. Bala ka o, dyan. O, talo na siya. Hahalik na yan sa pala. Sa hinlalaki. Yung sa'yo. Siyempre, mas malaki yung hinlalaki ko, di ba? Oo. Ready ka na ba?
Alam mo pa yung ginagawa dati, yung hinlalaki tapos sa papel. Tutupiin mo yung papel na parang triangular. Mm. Tapos, yung hinlalaki mo, sa mga lalaki lang to eh. Ano gagawin? yung dulo, yung triangular na papel, doon sa dulo ng kuko mo. Tapos hanggang doon sa dulo ng kuko din, doon mo pupunitin. Tapos? Pupunitin mo. Tapos, pag binuklat mo yun, may butas. yun lang. Tapos tatapon nyo na yung papel. Okay. Okay na yun. Okay. Parang, pag binuklat, ganito. Tatapon nyo na yung papel. Oh. Yan ang ginagawa yan dati, di ba? High school, lakas maka-high school. Ano significance dun? Wala lang. Kung basta yung sa kuko. Okay. Ganun, no? Ayan. May kumalan na. Aray? Hello? Hi, good evening po. Hello, good evening sa'yo, Kevin. Hi, Kevin. Koyang? Housemate. Ay, Koyang. Yes, kuya. Koyang. Koyang. Kara? Po. Maligayang pagdating sa aming bahay. Thank you po. Makakalabas ka na. Sige po. Meron ka antipati ko si Koy. Di ba bastos? Di ba lang nag-enjoy? Hoy, Kevin! Bastos si Koy. Dapat ganun, no? Alam mo, pag ako naging... Ako, malay nyo, ako talaga si Big Brother. Wow. You can never can tell. Oo. Kevin. Kevin? Kuya. Koyang, hindi kuya. Koyang. Koyang yun. Koyang. Naiintindihan ko na ikaw ay malungkot sa mga araw na ito. Kung totoo, paano nyo ito nalaman, Koyang? Kung hindi totoo, press 2. So mag-press ka ngayon. Pindot na. Pindot ka. Tot. Sino po? Ako? Hindi. Oo, pinutut ka. Ako po ba? Tutut. If you want to repeat the options, press 0. Bisaya po, bisaya. Wait, teka. Nasa Pampanga ka ba? Yes po, Pampanga po. Saan dyan? Malayo o no, Pampanga? Malayo ba? Hindi. Kakamot ko lang po sa hometown po. Pero nasa Manila ako. Normally nasa Manila ako. Nasa Pampanga ako na ako. Kasi because of the holiday. Ano? Kevin, wala kayo maintindihan. Iluwa mo yung telepono. Oh. Muntik nang hindi maintindihan. Buti na iwasan mo yun. Ha? Kinakabahan po. Ay, ay wag. Huwag kang kabahan. Papa Jackson. Sige na. Ano ba yan? Medyo lakas. Ano medyo ano lang ha? Ilayo mo lang ng konti ha? Yung ano po. Medyo ano. Oo, sige. Sige. Pag hindi mo nilayo ang telepono, bubuntaling ka. Oh, ganun, no? Big Brother, dapat ganyan. Para matatakot ka talaga. Big, no, wag. Okay. Kevin! Hello? Yes, Koyang. Saan ka sa Pampanga? Lubao. Sa? Lubao. Lubao? Lubao. Lubao. Ah, Lubao pala yun. Sa Mena ba si, ha? Lubao, Pampanga? No. Lugar po ni Gloria. Lubao, Pampanga ba yan? Yes. Oo, no. Masarap yung magmadaling araw, no? Nandiyan pala ang best, di ba, sa Pampanga, no? Yeah. Oo, yan, nandiyan ang tunay na best. Iba sinasabi sila daw yung best. Pampanga's best. Hindi naman. Hot dog. Diyan nandiyan ang best. Okay. Bakit nandiyan po si DJ Tara? Ano po? Hi, DJ. Hello po. Yes, kasi nasa ano lang ako, parang nasa Facebook lang ako, tapos nakita ko lang yung hotline. Ah. Sinabi ko tinawagan, tapos nagtatawa ko sa'yo, bakit nandiyan ka? Kaya napatawag lang ako. Ah. Bakit nga ba nandito? Laligaw lang po. Yari ka. Ito. You're so yari. Di parang nagsama sa maling best DJ on town. Wow. Ano daw? Sabi niya, wow! Ano po, wala po ko naiintindihan. One of those, wow! Wow! Ano yun, Kevin? Hindi naman naiintindihan.
Anong klase kayo? Naka-headset pa man din yun. Ang mahal-mahal ng mga headset din yun. Lalo na yun siya, green pa man din. Kali daw yung sabi niya. Buto lang sa ako. Wow. Oh, di ba naiintindihan? Anong klaseng tenga meron kayo? Tiga mo, huwag ka mag-alala, Kevin. Kampi tayo dito. Ayoko na, di ko kaya. Kevin. Hindi ko kaya. Kevin. Kevin. Yes, anong pasyalan dyan sa Pampanga? Ang ingay niya sa pasyalan. Ang ingay mo daw. Ay, ang ganda dyan. Ang ingay mo daw. Sobrang ka lang ng ano dyan. Parang nag-ano na yun. Yung nag-ano yung nagre-referee. Ang dawa. Kevin! Bingo. Pagpupunta kami dyan, saan mo kami dadalihin? Ay, nako. Pagpupunta pa ko ng Pampanga. Siguro sa bahay na lang namin. Tama, hindi nga kakanon dun eh. Kasi walang ano, wala talagang tourist destination dito naman. Pero pwede naman, mga man-made lang. Masyado nyo kasing Gina Judge. Kadera, ganun, or tama. Bamboo Park, mga ganun-ganun lang. Wala talagang sandbox, ganun lang. Sky Ranch, Pampanga. Uy, galing kami sandbox, ayan oh. Galing kami sandbox. Yan yung kauna-unahang bonding moment natin. Tumalon kami dyan. Oo, oh. Oh, nag-LBM ako dyan. Alam nyo bang? Kasi kinakabahan din ako eh. Eh, syempre, hindi ko na inaalala yung kabaka. Ano ba? Nag-init yung... Kanina ka pa! Hindi ako makasalita eh. Hindi ko kaya. Si Kevin eh. Hindi naman, hindi man tumalbog, hindi man tatumalbog. Ah, tama na dyan. Di ba? Hindi kinaya ng lupa. Ang mag-importante, nagkakaintindihan kami ni Kevin. Ah, ito ba? Ba, di mo nga maintindihan? Oy, sobrang naalinaw. Oh, see? Naintindihan ka namin ah. Sige lang. Oh, so, Deo, ano nangyari kay, ano, auntie? Ang layo na pala yung usap na. Si Ante. Si Ante. Ante? Oo. Di ba yung kwento mo? Ayoko na. Si Ante Nicole Yadi. Sino? Sino daw? Ano? Tulog na yun. Huwag kang ano dyan. Ay, tulog na ba yun? Good morning. Kevin! Yes. Salamat sa pagtawag, ha? Ah, no. Bakit ka? No. Bakit? No. May sabihin daw siya. Ano ba sabihin mo? Baka may problema ako. Ano daw? Ha? Baka may problema ako. Ah, meron ba? May problema daw siya. Game na. Oh, pack, go. G. Ano? Paano yung... Alam mo yung, ano, quarter life crisis? Alam mo, invento lang yan, naniwala dyan. Quarter life crisis. Lahat na ng bagay, lagyan nyo ng crisis, di ba? Meron tayong rice shortage ano crisis, meron tayong yan, di ba? Midlife crisis, di ba? Meron tayong ano, pati lang iba sa telepono ni Chico. Oo nga. Wala na akong magawa eh. Meron pa nga dyan telepono, ang laki nga nung text nung sa'yo eh. Pang nanay eh. Pinasa ko ba? Nakita ko lang eh. Ang laki nung text. Makikita-kita mo mula. Parang Snellen chart. Alam niyo Snellen chart? Hindi niya alam yun. Yung sa mata, yung ganun. Binabasa pag nalang. Babasa! Yeah. Ganyan, didiinan niyang ganun. Ngayon, kabila. Eh di, ang labo na ng mata mo. Siyempre tapos, oh, malabong mata mo. Parang mga siraulo din tong mga to. Hindi nakakaaliw. Di ba, takpang ko daw yung mata. Tapos, minsan, di ba, ang diinan ng pagkakatakip. Ganyan. O baka may nakikita ka. Wala po. Diin na po eh. Basa. O EFG. O kasi ano niya. O kabila naman. Pag kinabila mo na, syempre, diin na diin yung mata mo. Hindi makafocus. O basahin mo yung pinakababa. Di ba pinakababa pa yung Q? Mali ka na kagad. Di ba? Mali. Huwag ka magdadrive. Kaya ako eh. Parang pinagkaitan niyo ako ng karapatan doon eh. Di ba? Kaya alam ko na ngayon, dapat ganyan lang. Yung caller! Ay! Ano nga ba, Kevin? Hello, Kevin! Meron siya quarter life. Quarter life crisis. Sorry natin. Although I don't believe in it, pero ganito. Wait lang, Kevin! Baka may problem ka lang, but it's not... It doesn't have to be necessarily quarter life crisis. Oo nga. Baka problema lang. Huwag niyong gawing ano...
Ano ang diba? Dinaramdaman o binabagabag sa ng utak mo ngayon? Like parang you're trying to compare yourself lang sa iba or ganun. Oo, tama naman. Medyo ilayo mo lang doon, medyo ilayo mo lang sa ano. Wait lang. Ano? Ano ba itay? Kevin. Yes. Ilayo mo lang doon sa bibig mo. Hindi na maintindihan garbage yung tunog mo. Oo. Naka-ano ka ba? Naka-headset ka ba? Ano po? Naka-headset ka? Hindi man. Telepono lang. Or yes. Hindi, sobrang ano kasi basag yung tunog mo sa amin eh. Oo, medyo layo-layo ng konti. O, lakasan pero medyo may distansya. Parang sa mga jeep na kalagi, distansya, amigo. Yeah, mga ganun lang. Okay, hello? Laging ganyan na kalagay yun, no? Okay na po. Yan, better. Betterer. O sige, meron kang pinagdadaanan. Ano yun? Yun lang, parang lagi kong kinompare sa sarili ko sa iba na yung di ako masaya ko nung meron lang ako. Ano ba meron ka? Oo nga, di ba? Baka mamaya hindi ka masaya sa meron ka. Yung pala yung meron ka, pinapangarap ng iba yun. Oo, yeah. Wala yung iba. Oo, di ba? Kasi parang hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Okay. Tapos ngayong umuwi ako na ako sa hometown ko, parang na-realize ko na ala, si ganito graduate na ako. Hindi ko natapos. Tapos kasi nag-take ako ng iba't ibang course. So hanggang nag-decide ako na mag-enroll sa isang sa mga sa university sa Manila. And hindi pa rin ako natapos. Tapos ngayon ko na-realize na parang gusto kong tapusin siya ulit. Kaso parang alam mo yun. Tapos minsan ko kumasayin ka ng mga hindi ko seryos. Huwag kang tumawa sa kalagitna ng sentence kasi magbukha kang baliw. Diba? Kalagitan ng sentence, diba ganito? Ngayon, dali po ako ng ano, hometown namin, tapos di pag tinato na buhay. Hindi nga maganda. Huwag mong gagawin nyo kasi makigapos ka ng mga tao dyan. At saka parang, na-lost ako, na-confuse kasi parang ang lungkot, tapos biglang tumatawa. Hindi kasi, ini-imagine ko lang kasi si Checo na parang nakikilig siya ng seryoso. Kaya natawa. Oo, nakikilig seryoso lang ako, nakikinig eh. Parang hindi mo personal. Uy, judger ka sa akin ha. Napakaseryoso mo kayang nilalang. Kanina nga, nagre-ring pa lang, umiiyak na ako. Sabi ko, napakalungkot na ito, nagre-ring yung telepono. Hindi ko kinakaya. Grabe. Judger kayo sa akin. Yes, ate. What can I do for you? O, game na. Game. So, ayun, ngayon nandito na ako sa hometown ko, tapos yung mga kaklase ko, parang sinasabi nila ako, kailan daw yung magkikita, kailan, lagi silang tapos ako gumagawa ako lagi ng alibis ko para hindi makapagkita talaga sa kanila. May mga gatherings, lalo na nung mga holiday season pa, tapos hindi talaga ako pupunta, kasi nga, parang mapag-uusap pa lang naman yung kung anong meron ka na ngayon. Nahihiya ka baga, di ba? Kasi sila kung ano-ano ng mga narating, tapos ikaw ay nandiyan ka pa rin. Tapos ang inaano ko lang kasi parang lahat ng yung sa elementary teacher ko parang kasi parang kasama naman ako sa parang sa top student. So parang nag-expect din sila na oh si ano ganito na parang sa top mga pinaka-top na student parang ako lang hindi nakatapos or hindi nangyari makatapos ako. Tapos minsan pagbotohan, di ba, hindi rin ako nag-registro. Sadya talaga kasi nga, alam kong kikitain ko yung mga teacher ko. Tatanong nila kung kumusta na ako. Tapos wala pa rin naman talaga. Kahit magka-degree lang talaga sana kasi hindi talaga sana nga. Kahit ilang beses ko sa teacher sinubukan. Eh bakit nga ka ba kasi hindi? Dahil ang problema mo naman hindi dahil sa hindi ka nakapagtapos dahil wala kang pangtustos, di ba? Hindi ka nakatapos. Bakit? Dahil papalipat-lipat ka ng kurso. Bakit? Siguro nangyari lang din na nagkamali siguro ako. Okay, wait lang ano. Sige, bago tayo tumuloy, tama yung punto ng Kuya Chico mo. Pero bago tayo tumuloy, let's settle on one thing. Hindi ito may a quarter life crisis. Ha? Tigilan natin to, ha? Okay?
tigilan natin yung quarter life crisis, Brad. Kasi if you try to associate, di ba, yung pinagdadaanan mo ngayon into quarter life crisis, Brad, isasabihin ko sa'yo, mag-antay mo mag-27 ka, tapos yan. Di ba, pag lumipas ang edad mong yan, oh, di ba, tapos na, ending na, di ba, wala palang solusyon yan. Di ba, karang, galak na hiccup mo dyan, di ba? Sorry. Hindi, nagigets ko si Kevin. Oo, tama, oo. Kasi once in a while, alam mo, once in a while, na-feel ko yun kasi nag-stop ako ng pag-aaral. Mm. Tapos, yung mga friends ko, gusto nilang magkita-kita, yung ganyang gathering. Hindi talaga ako nagpupunta kasi ba't ako pupunta, eh, parang ako lang yung mahihiya sa sarili ko. Diba? So, ang ginawa ko, talagang tinuloy ko yung pag-aaral ko no matter what. Kahit anong humad lang, sabi ko, ay hindi, last na to. Kasi lagi napipigil yung pag-aaral ko eh. So, sabi ko noon, ano, sabi ko, talagang by hook or by crook, talagang mag-aaral talaga ako, tatapusin ko na to, tapos saka na ako mag-work ulit. Pero bakit hindi ka... Ilan taon ka na po nung gumraduate, Ms. Cara? Ilan taon na ba ako nun? 22? Ganun. Paputol-putol yung pag-aaral ko. Kasi nung that time, nagpapaaral pa ako, so pahinto-hinto, ganun. Oh, eh, well, so yung financial, ito kay Kevin, hindi naman. Indecision yung kanya eh, mm-hmm. Di ba? So kung may chance talaga. He is very indecisive. He didn't know what he wants. Oo, di ba? Siguro, yes. Kaso, tatama si Papa Jackson din na parang iniisip ko lang yun na misa nga yung depression na iniisip ko sa sarili ko, parang feeling ko gawa-gawa. Gusto kong paniwalaan si George Leon na gawa-gawa ko lang yun. Pero hindi kasi talaga. Parang minsan meron pa nga time na nung bago pa lang talaga ako dito sa bahay. Isa nung pagkatapos na parang kasing 5 years na ako sa Manila. Tapos sabi nga nila parang kung 5 years na ginagawa ko tapos wala pa rin nagbabago, baka kailangan gumawa ng bago. Tapos, hello po? Yes po, nakikinig po kami. Yes po, tapos yun. So nandito na ako sa hometown ko ngayon. Nag-decide ako na kasi parang ako isa ako sa mga tao na hindi nag-successful sa Manila. So, dito na ako. Nag-home base ako. Parang okay naman yung income. Pero hindi, alam ko hindi ako magiging masaya. Hindi ko makuha yung degree na gusto. Merong one time na nagkulong talaga ako sa kwarto na yung parents ko nag-aalala na sa akin na pinangako ako ng parents ko na ano daw nangyari sa akin since na parang naninibago sila. Kasi nga, pag galing Manila, tapos bigla akong nag-grip na ganun. Parang 3 days and 2 nights din yun. Katok sila ng katok, lalabas lang ako. Pagtulog na sila lahat, mga gantong oras. Tapos, yun, pagkakausap mo naman yung mga kaibigan mo, nagpe-pretend ka na okay ka lang. Parang, kasi parang ayaw din nila. Parang sa age na to, parang iilan na lang talaga yung makikinig ng... Kasi alam naman natin mga tao, parang isipin na toxic ka, di ba? Kaya minsan sasariliin mo na lang talaga. May mga, siguro mga dalawang kaibigan akong napag-usapan yung mga gantong bagay, pero alam ko na hindi naman siyempre laging open sila sa gantong negative na conversation na at the end ako pa rin naman talaga kasi yung magde-decide kung anong gagawin ko after. Pero gusto mong tapusin pa rin yung pag-aaral mo? May plano ka pa din? Nangyari kasi, to be honest, nung mga nasa high school pa ako ganyan, nag-decide ako, inisip ko talaga sa status ng buhay namin. Hindi ako, baka nga makapag-aral ako kasi, kasi yun yung gusto ng parents ko sa akin. So, tinry ko, nag-IT ako, tapos tinry ko, hindi ko siya nagustuhan, tinry ko mag-engineer. Hindi ko rin siya nagustuhan. Nag-move ako ng, nag-move ako ng Manila, nag-finance naman ako, tapos hindi, parang nagiging okay naman. Last November, sinasabi ko mag-enroll ulit. Kaso may back... Ang ginawa ko po kasi parang yung mga tips. Mahabang kwento po kasi yung parang sa side ng papa ko, kahit pa paano sinusuportahan nila ako financially nung nag-aaral pa ako. Pero yung pagtulong nila sa akin kasi nagagaling yun sa Japan pa. Tapos ang ending parang ipapasa pa kay tita na ganito, si tita na ganito, kumukuha ng pera na ganito, parang nadidelay-delay, tapos parang kumukuha pa sila ng para sa kanila, ganun. Parang hindi ako naging masaya sa ganung status ko, na minsan na kailangan nandito na yung pera sa gantong araw, kailangan gantong amount, pero mangyari, binigay naman ng gantong amount sa nandito ako na nag-support sa akin, pagkarating sa akin, parang ako pa yung mag-budget naman. So hanggang nasa nag-decide ako na try ko mag-call center habang nag-aaral ako. Naging okay naman siya, tapos last November, nakalimutan ko na may back balance pa pala ako. So,
Pero hindi ko in-expect yung, kasi hindi ko dinatap yung mga subject ko. So sabi ko, pero hindi ko alam, sinubukan ko lang din sabihin sa sarili ko na pag hindi, pag nagka-balance ako dito, baka hindi na hindi talaga para sa akin yung pag-aaral. Pero it's never too late. Pwede ka pa rin mag-aral. Kasi minsan napapanghinaan na tayo kasi naisip natin, ano ba yan, ang dami na pangyayari, tapos hindi matuloy-tuloy, o kaya naman matanda na ako para dito, samantalang iba nag-work na, okay na sa buhay. Hindi pa rin yun. Kasi alam mo, pag natapos mo yan, edi at least may masasabi ka na kahit saan ka magpunta, may sandata kay kapag pagtapos ka ng pag-aaral mo eh. Wala ka nang poproblemahin after that eh. Ngayon lang naman yung struggle eh. Yes. Labas mo yung sandata mo. Diba? I-push mo yan, Kevin. Kasi yun din na makakatulong sa'yo, kasi ikaw na rin nagsasabi. Sa'yo mo, pinanghihinaan ka sa sarili mo every time na makakasalubong. Paano kung one day may makasalubong ka mga klase, kahit anong iwas mo, o di wala ka rin choice, mangungumusta pa rin sila. So, para na lang sa sarili mo, gawin mo pa rin yun. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi, diba, habang may buhay, may pag-asa. Huwag kang panghinaan. Feeling ko okay na. Oh, feeling ko okay na. So, hold na ito. Eh, tsaka. Tapos na. Okay. Hindi naman pala yung sagot. Totoo naman. Pero, di ba, totoo yan, in short, no, kung in short natin yung sinasabi ni Kara, kailangan mo lang, I think, ng inspiration, di ba? Sa kung anumang paraan, sa kung anuman o kung sino man yan, inspiration para matapos yung mga bagay-bagay. Kasi, yun yung kulang eh. Pagka, wala ka kasing drive. Mm-hmm. Ang hirap kasi nung ganyan eh, no, yung indecisive ka, ano bang, ang hirap nang walang gusto eh. No? Kaya ako, pag nakakausap ako ng mga high school, nababahala ako pag ang sagot, hindi ko po alam. Anong kukunin mong kurso sa kolehiyo? Hindi ko pa po alam. Kasi dapat nga, well, hindi naman na pwedeng i-connect or i- ano tawag dito? Yung sa akin, di ba? Dahil ako, elementary pa lang ako, alam ko na kung anong gusto kong gawin. Pero dapat pag high school, lalo na pa senior high school ka na, alam mo na dapat yan eh. Dahil, mangyayari niyan, kasi marami rin akong kakilala yung ganyan, no? Hindi nila alam kung anong gusto nila. Pagdating ng college, wala. Shift pa. Shift lang sila, no? Hindi nila natatapos. Hindi nila alam kung anong gusto nila. Pero I guess yun na lang, no? Kung meron kang, ano, kung meron kang magiging inspirasyon, no? Yun yung magiging driving force mo, yun. Para to continue. Oh, tsagain mo lang. Pag natapos na naman yun, tapos na yung problema mo, wala ka nang iisipin. Kaya nga, diba? Parang kahit anong marating ko, parang hindi ako magiging masaya kung hindi kumuha ko yung degree na gusto ko. Kaya nga, kung anong gusto mo talaga, i-pursue mo. Gawan mo ng paraan. Diba? Tapos, one gawan more, mo ng paraan pwede, para mangyari. One more, pwedeng last na lang ko. DJ Kara, ano, 22 na ako, tapos parang wala pa rin akong girlfriend. Yes. Tapos, girlfriend naman ngayon. So, parang ginawang, although, hindi na ako ba kung sa nagmamayabang, may itura naman ako, kasi parang siguro hindi lang pa dumarating yung time. Minsan, kinompare ko din, halimbawa, pagka-holiday na, ganyan, nung last holiday, o kayang kahit anong occasion, darating si Ganto, may dalang girlfriend, si Ganto, may partner na lahat, tapos ako na lang walang partner. Alam mo, huwag kang mainip kasi darating yan sa tamang panahon. Hindi mo pwedeng ipilit yan eh. Diba? Minsan kaya hindi rin binibigay sa atin ng isang bagay, baka hindi pa yun yung napapanahon. Hindi pa yun yung right timing para mangyari sa yun. Baka pag binigay sa yun jowa, lalo kang maguluhan kasi gusto mo makapag-aral, diba? So, madedefocus ka na naman. So, baka minsan kaya hindi pa binibigay kasi may mga nakalaan pang dapat mo munang gawin sa buhay mo, diba? So mag-focus ka muna kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Kasi yung pagmamahal, makakapaghintay naman yan eh. Sige po, salamat po. Wait. Kevin! Ako may sabihin ako sa'yo ha. Sige po, kapag-doctor. At ayokong umuo ka sa akin dahil lang may sinabi ako. Ay, gusto ko i-digest mo to ha. Para po sa lahat ng mga tao nagdadagdag ng krisis sa buhay nila. I completely acknowledge Kara that there are people na mahina talaga sa depression. Totoo yan. But I want you to remember this. The world does not owe you anything. Ang mundo, walang pagkakautang sa'yo na kailangan kanyang bayaran for you to be successful. You make your own fortune. Go out and find your niche. Tigil-tigilin niyo ako sa mga quarter-life punyetang crisis na yan. Huwag niyong... Oo, di ba? Stop saying na ito yung mga friends ko, ganito, ganyan, ganyan. Take accountability. Bakit ka ba na niya sa pwesto mo na yan? Di ba? Bakit nandiyan ka ngayon? Kasi you were indecisive. Yes.
Alam mo, pwede mo pagbintangan lahat. Alam mo, ugali-ugali natin to. Particularly Pilipino. Mm-hmm. Di ba, pag traffic, tuturo gobyerno. Pero kayo naman yung walang iya sa kalsada. Kaya traffic. Pag baha, di ba, tuturo gobyerno. Pero kayo nagtatapon ng basura. Pag hindi nakapagtapos, di ba, tuturo nyo. Mahirap yung subject, ganito, ganito. Di ba, Brad, the biggest success in the world, di ba, came from the biggest failures. Di ba? Walt Disney, Michael Jordan, Oprah. Di ba, itong mga taong to, itong mga, sino ba, J.K. Rawlings. Di ba, Jack Ma. Mm-hmm. Ito yung mga, di ba, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla. We can name all the great leaders and the great thinkers of the world. Galing yan. Recently, Steve Jobs. Alam niyo ba yung kwento ni Steve Jobs? Di ba? Tinayo niya ang Macintosh. Ang Macintosh, di ba, inventor, maker ng Apple. Tinayo niya, siyang brain, ano niyan, brain niya, tinanggal siya. He was fired by the very company he built. Tinanggal siya. Ano nangyari? He became one of the, ano, di ba, richest ano per people in the world. Bakit? After a couple of decades yata, kinuha siya ulit. Binalik siya. It's about your skill set, pare ko. The world does not owe you anything. Tigil-tigilan niyo na, 'di ba? Alam niyo mga pangga, isa pa-presensya na kayo sa ganito sensitive ako ano. Isa ako sa mga naniniwala na pag pinanganak ka mahirap, that's not your fault. Pero pag namatay ka mahirap, somehow may kikikawan ka diyan. Gawin mo ng paraan. Di ba? Ang opportunity sa mundo, hindi yan pupunta sa bahay niyo at kakatok yan. Pare, gusto mo ng opportunity? No. Lalabas ka ng bahay, hahanapin mo yan. Sometimes wala sa eskwelahan yan. Sometimes di mo mabasa sa libro. Go out and find your niche. Stop comparing what you have with other people. Mind you, Kevin, there will be more than 1 million or 1 billion people in the world who would love to have your problem. At hindi yung problema nila. Di ba? The world does not owe you anything. Go out and find your niche. Ako nabubusyat ako sa mga drama-drama ninyo. Tigil-tigilan nyo nga yan. Love, Jack. Hindi ko ba nakaranas sa mga gantong... Nakbara nakakaranas tayo lahat niyan. I get lonely. Ano ang palagay niyo sa akin? Hindi ako nalulungkot? Kaya Chico, hindi nalulungkot. Si Kara, yan. Isa pa yan. Lungkot-lungkotan lagi yan. Di ba? Di ba? Kaya lang, normal yan. It's just but human to be sad. Pero para mo sa grating can compare what you have, di ba, sa ibang tao, then pinapalala mo yan. Tapos here you go, di ba, associating that to quarter life crisis. Inimbento nyo lang yan. Quarter life crisis, meron mga midlife crisis, meron mga quarter life crisis. Lahat nalang may crisis, di ba, economic crisis, lahat nalang may crisis. Baka maniwala kayo na crisis yan. May mga taong 25 years old, di ba, 22 years old, di ba, bigla malungkot, bigla, oh my God, I'm sick. Experiencing quarter life crisis. No, Brad. No, hindi naman ako ganun ko. Actually, OA ka. Let's call a spade. Diba? Pari ko. Kevin. Kevin, eto. Ano? Sorry, medyo mean ako sa ganitong bagay, ha? Ganito yan, ano? Brad, we only have one run sa mundong ito. So, ano, dance with me here, alright? Makinig ka, ha? I-digest mo to, ha? Okay? You only have one run in your life, in this world. Di ba? Hindi ka papanganak twice. You only have one run. Ipapanganak ka ngayon, mamatay ka, that's it. Done. Di ba? Tama mali? Yes. Sa batas natin, you are given the opportunity to decide for yourself after 18 years old. Tama? Yes. Tama? Ibig sabihin, sa isang lipunan na normal, Brad, nag-umpisa ka mag-desisyon 4 years ago. Tama? Yes. For your consolation, 4 na taong ka palang nag-desisyon. It's not so bad, pare. 4 years pa lang. It's not so bad at all. 4 na taon pa lang. Di ba? Stop saying quarter life crisis, ganyan. Pare, alam mo, sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo, pag nalulungkot ka, you validate that it's your weakness. Huwag mo iba-validate. Di ba, yung mga failures natin, diyan ka mag-uumpisang ano, bumangon. Brad, you are never going to learn how to get up when you don't fall. Di ba? The brightest stars, di ba, can only be seen on a dark night. Tandaan nyo yan. Hindi ka makakita ng bituin pag maliwanag ang langit. Di ba? So, Brad, ano bang bottom line ko dito? Tignan mo kung ano yung positibo sa buhay mo. Wag mong ilugmok sa yung sarili mo. Huwag mo ilugmok yung ano, yung sarili mo na, oh my God, ganito sila. Di ba? Life is too good, pare, para hanapan natin ang maling buhay natin. Life is just so wonderful. We only have, ako pa, Kuya Chico, Kara,
ano yan, mantra ko yan, I only have one run sa buhay na to. Mm-hmm. Diba? I only have one run, oo, that's it. Totoo naman. Okay. Ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay, diba? Mm. Tama? Yes, po. Okay. Meron akong tip sa'yo, ha? Baka makatulong, ha? Sige po. Ilista mo yung 10 na alam mong gawin kahit di ka bayaran. Okay? Ano yung skill set mo tsaka talent mo? 10, ha? I-rank mo from 1 to 10. Wala akong pakialam kung kumain, chumismis, sumayaw. Ilista mo yung 10. Ngayon, pag nalista mo yung 10, according to sa pinaka most, number 1 being the most important, kunin mo yung 5. Anong trabaho ang pasok sa 5? So you go to work, you do something without asking for any reward in return. You are just enjoying it. Because when you enjoy something and do it passionately, money and success will become a natural occurrence. Totoo yun. Tapos, samahan mo ng sipag, ng pagpapursige, sakripisyo at higit sa lahat. Brad, pangarap. Ganito mangarap, ano? Ito, lagi ko sinasabi ito kay Chico pag naglilibot, kaharap pag naglilibot ako sa mga universities. Kasi hilig ko yan eh, kumausap sa mga college students. Pag nangarap kayo, taas-taasan nyo. Di ba? Stop just, don't just go ahead and aim for the moon. Aim, di ba? Aim dun sa pinakamalayong star. Aim hanggang Jupiter. Para kung sakaling inaim mo yung Jupiter, kapusing ka man, baka mag-landing ka sa moon, layo mo na rin. Okay pa rin, di ba? Nakuha yung punto ko. You are never going to land unless you won't be afraid to fly. Ano mo, Brad? Sa kaduluduluan ng panahon, kahit anong gawin namin dito pagpupositibo, kahit i-pray over ka na, mag-alay kami ng dalawang malandi sa kanto, kung hindi mo tutulungan sarili mo, walang pupuntahan to. Kahit anong gawin namin dito, kahit i-pray over ka namin. Di ba? Kahit i-alay ko yung mga pinsan ko na, di ba? Malapit ako itakwil. Wala. Ikaw ang tutulungan sarili mo. The world does not owe you anything. Tandaan nyo yan, mga pangga, ha? Diba? Huwag kayong magre-reklamo na hindi binigay sa akin ang buhay ito. No. The fact na nabuhay ka sa mundong ito, do and make your own fortune. Kung saan ka pupunta, sa'yo yan. The world does not owe you anything. Tigil-tigilan nyo kakabintang ng mundo. Thank you po. Totoo. Eh, pero sana, di ba? Sana damhin mo yon, Brad, kasi totoo naman yan eh. Sino bang dapat sisihin kung ganyan ka? Ikaw lang naman din eh. Diba? It's on how you view things in life eh, that matters. Kasi hindi lang naman ikaw may mga, sabihin na natin problema, hindi lang naman ikaw may problema. Lahat naman tayo dito, di ba? Lahat may kanya-kanya naman tayong share ng mga problema. Pero paano ba natin siya tinitignan at paano tayo nagre-react doon? Di ba? That what's matter. Yun yung magde-define ng kung ano yung magiging kapalaran mo eh. Kung paano ka kumilos, no, nang dahil sa meron kang problema. So, yung pagiging, yun lang, yung pagiging negative mo, yun eh, yun kay, ikaw si ano eh, si Negatron, kilala mo si Negatron, yung kalaban, diba, parang Transformers, Negatron, Transform, kasi ikaw na yung mabubuo. Ikaw si Negatron. Napaka-nega mo sa buhay eh. Ako may mga kilala din ako mga taong ganyan. Alam mo, ending, well, sad to say, di ba, hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Yung hindi na nakausad kasi lagi nilang sinisisi na, paano naman ako, ganito lang yung ganito ko eh, ganito lang yung meron ako, blah, 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 blah eh. So, okay. Sige. Nakatuwa lang kasi parang, dati lagi akong nakikinig sa yung dalawa talaga yung Papa Jack at kay Papa Jackson at kay Kuya Chico. Correct. Correct. Yes, tapos kay Kara nakikinig ako since wala na siya ngayon. Tapos, anong wala na? Nagbalik na siya! Regular guesting! Regular na po ba siya ngayon? Hindi ko alam dyan. Ang hirap papayagin yan eh. Pinakakuha ko na ng wow fiesta tsaka bagong electric fan. Ayaw pa rin pumayamad. Ngayon nga lang kami sinipot nito sa Friday. Ay, grabe. Oh. Actually, sinabi ko sa kanya. Dagan ko nagkasakit, di ba? Sa bagay. Oo nga naman. Naramdaman ko naman nun. May sakit. Fairness. Tapos yun, pag si Papa Jackson nag-advise, parang sabi ko, alam, bakit ganito mag-advise ng D-Day na to? Laging galit, tapos ganyan-ganyan. Pagka pala, siguro, pagka yung mga listener, baka ganun, yung mga people, siguro 50% ng mga listener, ganun din yung naisip. Pero pagka ikaw pala nasa situation, ikaw yung caller, grabe yung, parang inalo ako. hindi ko ma-explain. Parang tinamaan ni Papa Jack sa akin yung utak ko. Parang, ito yung utak mo. Tapos si Kara naman sa puso.
5 ako miles. Saan? Yeah, saan? Sa banda? Ganun yun sa akin, ha? Hindi kasi siya talaga yung tao na ano lang na pagkilala mo sa Chico talaga. Diba? Nakakatawa. Thank you, Papa Jack. So, halo-halo on the film. You're welcome. Diba, utak, tapos puso, pababahan na eh. Bituka ka na. Meron na bigla talaga ako nung si Chico. Hindi ko alam na nawala. Na, bisexual. ganito, ano, Kevin. Alam mo, ganito ka na kayo, Chico. Dati hindi ko siniseryoso itong mga ganito. Yung pag nalulungkot ako, ganyan. Ako lang sinasabi, you know, it's always a choice to be happy or happier in life. Correct. Tama naman. That's always accurate. That's always true. Kaya lang, lately, we lose people, di ba, because they take out, di ba, they commit, you know, they hurt themselves. At na, di ba, maybe sabi ko, maybe it's about time na seryosohin natin to. Mga panggagalito, madadapa tayo sa buhay. Yan, tandaan nyo yan, ha, mga pangga, You have to expect that you're gonna fall. When, di ba? Nasa sa buhay na yan eh. How bad you fall, depende yan kung anong ginagawa mo sa buhay. But you are going to fall. Mm-hmm. You are kahit anong paghanda, di ba? You can never overly be overly prepared. When you fall, you get hurt. Period. But you have to remember, the sharpest knife, di ba, is forged by fire. Ang pinakamatalim sa data sa apoy ginagawa. Pag dumaan ka sa apoy, tanda mo, tumatalim ka. Tanda mo yan, Brad. Tumatalim ka. Lampasan mo to. Diba? Pag nalampasan mo yung mahirap at nalampasan mo na ng tuluyan, and when you look back, you will say, ano pa, hindi ko kayang pagdaanan. Napagdaanan ko ngayon eh. Diba? Things will be easier. Huh? Gets? Love you. Thank you. Thank you po. Thank you, Kevin. Yeah, hindi ako nakatawag nung kay Kara, hindi ako nakatawag nung kay Chico, hindi ako nakatawag nung kay Papa John. Ngayon pala makatawag pala ako pag pinagsama-sama yung mga tatlong DJ na doon. Thank you. Sana nakatulong, sana nakatulong kami sa'yo, ha? Yes po, sobra po. Thank you po. Thank you. Thank you. Alam mo, tama no, ngayon napapanahon yung mga ganyang klase ng usapin. And, ganun eh, tayo, babalik ako doon sa lahat naman tayo nagka-problema, no? Mm-hmm. Ikaw, di ba, Kara, yung mga problema mo, si Papa Jackson, di ba? Ako din naman, it may not be visible para sa mata ng ibang mga tao. Pero pinagdadaanan natin, di ba, pare-pareho lang tayo mga tao, lahat tayo may problema. Pero, tama nga, Papa Jackson, yun. Tayong tatlo, di ba? Isa lang nagpayak sa atin, eh. real talk na lang, di ba? They will always be my biggest heartbreak. Period. Totoo, diba? And kung meron man akong pinagdaanan, pinakamahirap yung ginawa nila sa akin. Oh, ako. It will remain to be the toughest phase of my life. Ako din, diba? Dahil sa kung ano man yung nangyari noon, yun eh, konektado yun yung when I went to Dubai, hindi naman naging madali buhay ko eh. Actually, it was the worst. Yun na yung feeling, yun na yung pakiramdam ko somehow naiintindihan ko yung mga tao na they give up, di ba? They gave up dahil sa problemang meron sila. Dahil hindi ko naramdaman talaga, pero parang, okay, sa ganito palang pagkakataon. Ito pala yung feeling. Posible mo siyang maisip, di ba? Posible mo siyang maisip. There. Pero tama eh, no? Yung gusto ko yung the world doesn't owe you anything. No, it's not. We'll never. So tama, lahat tayo magkakaroon ng problema. Iiyak ka, madadapa ka, di ba? And all, lulugmok ka. Tatayo ka ulit. Yun yung tanong, kailan tatayo ka ba ulit? Oo. Dahil ang mundo ay patuloy na iikot, kasama ka man o hindi. Di ba? Kung tumayo ka, de good. Di ba? Kung mas maaga, mas masaya, di ba? Sasabay ka ulit sa ikot ng mundo, no? Or pipili ka, or lugmok ka lang forever dyan hanggang kailan. So hindi natin yan alam. Hanggang it's too late na for you, no, para bumangon pa ulit. Agree. Kayong dalawa nakita ko umiyak eh. Kayong dalawa nakita ko umiyak dahil doon. Saan? Kasi sige, Chico, I remember, ganito mga pangga, para alam nyo, kumatok sa bahay ko, 2 in the morning. Diba? At umiiyak siya. Diba? Umiyak ba ako? Tapos nakishower ka na lang. Talaga? Nawirduhan ako eh. Tapos, ang tagal niya sa CR. Oo. Pero pumunta siya ng bahay. Oh. Tapos si Karen, nakita ko rin itong nalungkot. Diba? Ako, alam niyo mga pangga, dati hindi ko naniniwala sa depression. I never believed, kasi... O ikaw din eh. Oo, kaya nga. Hindi ako naniniwala dati. Hanggang dumating sa point na all your friends ang katawanan, tapos ikaw hindi mo magawa maging masaya, butas ka lang. Totoo yan. Yung, diba parang, yung feeling na, kinikwento nila yan, yung ganyang eksena, no?
Diba tayo, nagkikwentuhan. Mm. All of a sudden daw, hindi ko to alam, kinikwento nila to sa akin ha, nung mga kasama ko dati. Kinikwento nila, nagkatawanan, kinikwentuhan, bla bla. Sa una meron, nandyan eh. Tapos para daw ako nagzo-zoom out, yun yung description. Para daw ako nagzo-zoom out, tapos nakatingin na lang daw ako sa kung parang na-alienate ka ng tawa, parang bago siyang emotion. Tapos hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan nila kasi ganun daw. Pero hindi ko yun alam ha. Hindi ko yun sinasadya. Ako dati kay Chico, anong nangyari sa akin, pag ganyan, bago ko makarating ng bahay, hindi for some weird reason, nung nangyari sa akin yun sa kabila, bago ko makarating ng bahay, titigil ako 2 blocks away para umiyak for 1 hour. Kasi now that I look back, I ask myself, why did I cry? And then I realize ko, hindi pala masama na aminin na mahina ka. Oo naman. Hindi ka lagi malakas. Hindi ka naman robot eh. Oo. Tao kayo. So pag nalulungkot kayo, aminin nyo, malungkot ako. Tell it to yourself. Verbalize it. Tell yourself, I'm sad. And it's normal. I'm crying. Correct. And it's normal. I'm shattered. Diba? It may be not normal right now for me, but I will be put back to pieces again. Correct. And better yet, tell it to the people around you. No? Kasi may mga ganyan eh. Problema yan ng mga taong strong-strongan. Yung I have a very strong personality. Diba kahit anong problema, kaya ko naman yan eh. Mm-hmm. So yung mga tao sa paligid mo, strong yan, kaya niya yan. When deep inside you. So they will treat you na strong diba, ka. Warak ka, diba? At kala mo wala silang pakialam. Hindi na ako minaman. Hindi. Sinabi mo ba, alam ba nila na ito yung nararamdaman mo? Yan eh. Kaya, totoo yan. Lahat tayo may problema, but you don't have to face your problems alone. You have your friends with you, your family yes, around totoo you. Yan. Kausapin mo sila. That's the reason why naandyan sila. 'Di ba? Minsan eh kung nakulob na lang yan, hindi mo kasi pinakawalan sa iyo yan eh. Nasa iyo na. So oo nga, sa mga namumroblema po ngayon ha. 'Di ba? Tandaan mo, hindi lang ikaw may problema, no? Hindi lang ikaw may problema sa mundong ito. At minsan, konting simpleng usap lang yan, kaya na yan, no? Simpleng, tara, may kaibigan ka, mag-shot na lang muna tayo, di ba? Di ba? Hindi naman talaga yung alak yung nakakatawa. Yung usapan. Yung companionship. Diba? Correct. At mahalaga yan. No? Whatever na makakatulong sa'yo, you think makakatulong sa'yo, do it. Di ba? Tama. Let's happiness. Talk about this. Let's be objective on this. Ano? Total na pagdaanan natin yung iisang, ano, di ba? Kaya nung si Kara kasi nung pinagdadaanan niya to, madalas kayo mag-coffee eh. Okay. Nakakapag-usap kami. Diba? Nakita ko siya, Brad. Pag magharap kami, bigla na lang siyang iiyak. Oo. Kasi ano mo yung feeling mo, binigay mo ang lahat pero kinawawa ka. Diba? Yung totoo, ito yung natanggapin ko sa inyo after ng ginawa ko. Diba? And you are not allowed to tell people how you feel. May mga ganung atmosphere. 'Di ba? Well, oo, 'di ba? Ano natutunan natin? Let's start with Kara. Ako, ano natutunan ko? Pero bago 'yan, magbalik po kami dito ano? Lang sa magandang Tony G. Ano Kara? Sa takdang panahon. What did you learn, Kara? Ako, ano, ang mga natutunan ko ano, kapag halimbawa nagbigay ka ng sobra-sobra na pagmamahal o lahat ng effort mo sa isang bagay o sa isang tao man, huwag kang mag-alala kung halimbawa hindi man maisukli yun pabalik sa'yo. Kasi hindi man niya masuklian o hindi man maisukli pabalik yung binigay mo na lahat ng pagmamahal, may ibang tao magsusukli nun para sa'yo eh. Hindi man tao, bagay. May ibang bagay na magbibigay na opportunity ulit sa'yo. So, huwag ka talaga mawawala ng pag-asa. Kasi, yung sinabi ko kanina na habang may buhay, lagi talaga may pag-asa. Buhay ka pa eh. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Diba? Ipagpatay ka na eh, wala na talaga. Wala nang kasunod yon. Pero laging may next chapter yon sa buhay mo, kahit ano pang pagdaanan mo. Lagi may mga kasunod yan. Tsaka, diba nga, minsan akala mo lugmok na lugmok ka na, wala nang mangyayari sa buhay mo. Minsan natatagalan yun eh. Akala mo pag sobrang tagal, wala na to, sobrang tagal ko nang nadedepress, nalulungkot. Pero hindi pa rin eh. Meron at meron pa rin mangyayari maganda sa buhay mo. O diba? Pagaya ngayon, dito ulit ako. Correct. Nagsasalita. Sabi ko, wala na to. Yun din iisip ko nun eh. Wala na, ayoko na. Parang na-trauma na ako. Ayoko na mag-DJ. Sabi ko, ganun nun. Pero hindi mo ine-expect bigla pala. May mga darating pala. So, ibibigay din talaga yun sa'yo. May kapalit lagi na maganda. Yeah, maybe. That's the reason why umiiyak ka, di ba? Oo. For you to have a better reason na maging masaya sa susunod. Mm-hmm. Di ba? Totoo naman yan. Ako,
if anything, no, doon sa nangyari, doon sa nangyaring, sabihin natin stress, no, hindi magandang bagay, I really learned, no, kung ito ay i-convert ko into a positive thing, I learned how to control my emotion. Kasi ako talaga, siguro ito si Papa Jackson, di ba matagal na kami din magkasama, so okay, napaka transparent kung tao daw pala kasi, di ba? Pagka galit ako eh. Mm-mm. Hindi ko yan natatago eh, no? Pagka busit ako, pag natutuwa ako, yun eh. Well, bihira ka matuwa. Galang-galang galit ako. Sige. Diba? Tsaka siguro pwede kong aminin somehow dati na medyo napaka negatron ko din ng konti. Pero wala naman kasi natulong. Now, nangyari sa akin yan, yung stress na yan, no? I went to Dubai, no? Tapos, may sarili akong problema. So, diba, natakbuhan ako ng pera and all. Tapos yung stress na nadudulot, yung mga bayarin sa Pilipinas, nawawala, ganyan. Hindi ko na nasusuplayan, diba? Yung nai-stress ako ng ganun, no, bilang parang sabihin natin, parang head of the family. Parang ganyan, diba? Na ako kasi panganay, diba? So, hindi ka nakakapag-provide, nai-stress ka dun sa idea. Ayaw mo nung ganun, diba? Tapos, I went to Dubai, no? May mga kasama sa struggle yung exit ka, tapos makakasama mo yung mga Pinoy na meron din pinagdadaanan, magkikwentuhan kami ng mga bagay, yung mga problema nila, nahihiya akong ikwento yung akin kasi walang panama doon sa okay, yung problema ko mabigat na, pero nung kinento niya yung problema niya, wala nang panama yung problema ko. So okay, so pero bakit siya okay pa rin, 'di ba? Bakit siya andito pa rin, 'di ba? Ba't siya nakakatawa pa rin, 'di ba? So, yun eh, yun yung natutuhan ko talaga, na kukontrolin mo lang din yung emotion mo. At saka si aside from the laban ka lang, 'di ba? Kasi kung ibinigay ko kung ano, nag-give up ako noon, edi wala, umuwi ako luhaan. Pero hindi eh. Sige lang, kapit lang, no? Kapit lang, laban lang. Tsagain mo lang, no? Meron at tama si Karay, no? Meron kang mararating, tsagain mo lang. Mm-mm. Kung ano, hindi natin alam. Pero for sure, magbubunga yung effort mo, no? Yung paghihirap mo na yan. Sa dulo niyan, meron pa rin. Diba? Meron pa rin. So, kahit na anong mangyari, kung rough road man yan, sige lang, baybayin mo man yan, matagtag yan, pero sa dulo niya, may patag na daan na nag-aantay sa'yo. So, yeah. Kinaya naming tatlo. Kaya, di ba, after noon, nung nangyari sa atin, kanya-kanya tayo ng mga struggles, ng journey, no, ng stress. Pero ngayon, di ba, nagtagpo-tagpo tayo dito at kinaya naman. Magkasama tayo. So, kinaya namin eh. So, ikaw dyan na namang problema, kami nga kinaya namin, ikaw pa ba? Kaya mo yan. Go lang, ha? Ako natutunan ko sa nangyari. Sabi nila, forgive and forget, no. Mm-hmm. I'd forgiven them. Mm-hmm. But I don't forget what they did. Not because gusto ko magtanim ng galit. Mm-hmm. Pero gusto kong maalala yung lesson. Totoo. Diba? Kasi may lesson eh. Diba? Single-handedly, that's my biggest heartbreak. And that is my motivation every single day. Not to go back to that face again. Diba? Ngayon, tinan mo. Siyempre. If people ask me, I always say payapa at maayos. Pag kinukumusta ko ng old friends, I always say, kumusta ka na? Payapa at maayos. Because that's true. Very, very true. At saka alam mo, minsan, yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin, minsan, inaalis tayo doon. Yung, alam mo, naniniwala ako doon sa everything happens for a reason. Kung ano man yung reason kung bakit nangyari yung bagay na yun, hindi mo minsan maiintindihan sa umpisa. Pero baka naman inaalis ka sa mga toxic people, toxic community. Minsan ganun eh. Tapos saka mo lang siya marirealize, ay kaya pala, at least okay na ako ngayon. Yeah. Tapos saka mo siya ma-appreciate. Ikaw ba okay ka na ka ba ngayon, Kara? Oo. Okay naman ako ngayon. Kuya Chico, okay ka na ba ngayon? Ay, oo naman. Oh. Lagi yan. Pag tinanong sa akin, okay. Ako ngayon, di ba? Masaya ang buhay. Well, anyways. Di ba? Tsaka, yan, di ba? Always look on the brighter side of life. Diba? Lagi ko sinasabi to, smile and everything will smile back at you. Yun eh. Alam mo kay Chico, ang ganda ng sinabi mo. At dahil sinabi mo yan, may nag-comment para sa'yo dito. Ano sabi? Exclusively for you. Wow. Ano sabi? Sabi niya, woo! Ano? Nakilala mo lang si Mr. Brad eh. Diba? Yun yung comment.
Yes. Anyways, let's cap the night off, di ba? With the napakaganda ng ating ano pagtatapos, nakakatuwa. Yeah. Di ba? So, the question is, thank you very much. The question is, next Friday, ako dyan, oh. So, alamin natin ang sagot next Friday. Okay. So, iwanan namin kayo dyan. Maraming salamat sa mga nandito po sa ano ha, sa mga bumisita. Palakpak naman po tayo. Maraming 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 thank you. Yeah. Woo! Yes. Salamat sa mga nagmamahalan nandito ngayon, sa mga na matagal nagmamahal, sa mga umuusbong, pero nagliligawan daw pero mag-holding nga. Oo, sa mga pina-plastic tayo. Kaya bumabaluktot na lirin mo eh. Bagong gising, bagong tulog, bagong suklay, bagong gulambog. Hello sa inyo. Ang daming tao po sa booth ngayon, mga panggahan. Thank you. Babati lang ako. Hi kay Marlon Lee ng Canada at kay Van G. Lago. Hello po sa inyo lahat. At sa lahat ng mga hindi po nabate, pasensya na po yung mga nanonood po sa atin sa Facebook Live at sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon. Hello. Diba? At may nag-comment. Diba? Oo. Ano? Si Papa Nols. Ay! Oo, oh, sabi niya, correct kayo dyan, Paps. Yes. Naranasan mo rin ba? Ay, nako. Anyways, ano bang lakad ko bukas? I think I'm doing business tomorrow. Oh. Diba? Oh. Tapos on January 27, that's going to be next Sunday kay Chico na sa Paddy's Point Mall of Asia po ako. Punta po kayo, mga pangga, ha? Dumating kayo na maaga para pagkanta ko, lasing na kayo. Ay, oh. Ganun lang ang trick doon. Para oh, galing niya, ganun kasi basag ka na kasi. Ako, hindi ko alam, babalitaan ko na lang kayo kung ano mangyayari kasi na move daw, 'di ba, sa Primark Town Center. Alam ko sa Kainta ito. Mm. So hindi yata dapat buka, dapat ngayon eh, Sabado na ngayon, 'di ba? Or bukas kung Linggo. Mm. Eh mauurong yata. So babalitaan ko na lang kayo kung kailan. Follow niyo mga Facebook, Twitter, tsaka Instagram accounts ng mga Kara Mangunang Anam. Ayan ako po sa Instagram, Gandang Kara, tapos po sa Facebook DJ Kara at sa YouTube po Gandang Kara. Mm. Facebook page Kuya Chico KUYA space CHIC O, capital letters K, first letter C, that's me. Twitter, Instagram at Kuya Chico 1067. Hanapin niyo po sa mga pina-follow nila yung account ko. Thank you po. Okay naman. Okay. Parang sabihin niyo ako. Brian, hello din. Sa mga nanood po sa amin, we have 1,500 people watching us hanggang ngayon. 1,500. Ang dami nanonood, no? Nakakatuwa. Salamat nakakataba po ng puso. At 1:30 in the morning. Oo nga. Diba? Hindi mo ang taba. Oo, di ba? Kaya salamat. Nakakataba. Ano magiging last song natin? Ang magiging last song natin ay That's What Friends Are For. Yes. Pwede, di ba? Forget friends. Pwede, pwede. O yung nga pala mga pangga, alam nyo, bago tayo tumuloy, ano, gusto ko lang i-comment yung grupo po ng, ano, ng Energy FM. Yeah, woo! Totoo, di ba? Alam mo, Kara, should you decide to be part of the team, iba tong grupo na to. Ay! Sobrang saya. Oo. Lindsay, Sheena, Jimbo, Kapitana Sisa, Kuya Chico, ako, sobrang saya. Di ba? Magkakapatid. Yeah. Oh, well. Deep well. Mm. Let's call it a day and a night. Yes. And everything in between. Sa mga hindi na bate, ha? Thank you. Oo, alam nyo na. Eh, ito naman si Chubby ang Bunny nandito. Ha? Papa, salamat sa pagdalaw. Ha? Ang tambayan natin kada Friday pa Saturday. Ha? May mga next time para makong hindi kayo nakapunta. More power daw, the Fats and the Furious. Hayop to. Pangga, this has been me, the one, the only, nice and dotty ako muna lang ko at Papa Jackson. Ang DJ na hindi guwapo, hindi pangit. Titigan nyo na lang, maaawa din kayo. I am the monarch of Philippine radio. My name is Kuya Chico saying goodbye. Take care. Have a great weekend and God bless us all. At ako naman, ang dapat niyong abangan. Yari ka. Ako po si Gandang Kara. Kahit ano po itawag niyo sa akin, okay lang. Kara, pwede rin. Pangga, okay. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.
sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa.